Nag-asawa na. Okay, magandang gabi po. At tayo ay mag-mute muna ng lahat. Mute. Yan. So mag-mute muna tayong lahat. Tapos pagka po mag-join po tayo, pagka mo magsasalita tayo, bali po mag-ano tayo, mag-unmute pag magsasalita. Pero bago natin simulan, panoorin muna natin ito. Yan. Let's watch this. Chapter 23. And Sarah was 127 years old. These were the years of the life of Sarah. And Sarah died in Kirjath Arba, the same as Hebron in the land of Canaan, and Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. And Abraham stood up from before his dead and spake unto the sons of Heth, saying, I am a stranger and a sojourner with you. Give me a possession of a burying place with you, that I may bury my dead out of my sight. And the children of Heth answered Abraham, saying unto him, Hear us, my lord, thou art... Sorry. A mighty prince among us, in the choice of our sepulchres bury thy dead. None of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead. And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth. And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the son of Zohar, that he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field. For as much money as it is worth, he shall give it me for a possession of a burying place amongst you. And Ephron dwelt among the children of Heth. And Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying, Nay, my lord, hear me. The field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee. In the presence of the sons of my people give I it thee. Bury thy dead. And Abraham bowed down himself before the people of the land. And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me. I will give thee money for the field. Take it of me, and I will bury my dead there. And Ephron answered Abraham, saying unto him, My lord, hearken unto me. The land is worth 400 shekels of silver, which is that betwixt me and thee. Bury therefore thy dead. And Abraham hearkened unto Ephron, and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, 400 shekels of silver, current money, with the merchant. And the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure, unto Abraham for a possession, in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city. And after this Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre, the same as Hebron in the land of Canaan. And the field and the cave that is therein were made sure unto Abraham for a possession of a burying place by the sons of Heth. Uh-huh. Chapter 24. Oops. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had... All right, let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for all the wisdom that we are about to receive. Teach us, O Lord, with your word. Give us wisdom. We pray, Lord God, that we will learn a lot from each other. We pray for those people who are about to come or busy this Friday night, Lord God. Bless them also. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening. Good evening. Hello. Kasama ko dito si ano, Sister Minnie. Yan. Oh, naka-jacket siya. Lalaban siya sa Squid Games. Good evening, Sister Darren. Brother Noel. Good evening. Good evening. Good evening po, Pastor. Mm-hmm. Good evening. All right. I'll turn you over to our
ano ngayon, facilitator for tonight, si Pastor Bong. Take it away, Pastor Bong. Good evening sa inyo lahat. Simula na sa pag-aaral ng Salta ng Diyos, pagbulay-bulayan natin ang Salta ng Diyos. Genesis chapter 3, chapter 23, verses 1 till 20. So, I need volunteers para basahin yung verses 1 and 2. Although nabasa na kanina, pero pwedeng basahin uli natin bago natin pag-aralan uli. Pwede kaya, Brother Aldrin, verses 1 and 2. Okay po. Now Sarah lived 127 years. These were all the years of her life. Sarah died in Kiriath Arba, that is Hebron, in the land of Canaan. And Abraham went into mourn for Sarah and to weep for her. Okay, yeah, salamat. So, observation natin sa kwa nato, no? So, verses na ito, 1 and 2. Ask ko muna insight ko sa lahat ng mga characters na babae sa Bible. Hindi ba niyo napansin na parang si Sarah laang ang nabanggit ang kanyang edad. So, ano sa tingin niyo ang special dito sa pagbanggit sa kanyang edad? Una, Pastor Bong, napansin ko kagad na lumalabas na namatay yung nanay niya, 37 years old lang tong si Isaac. 37. Kasi kung natatandaan nyo, 90 anyos siya nung siya ay nabuntis kay Isaac, di ba? Pero yung 90, may nakakagusto pa, di ba? At hindi lang isang beses, dalawang beses pang kinursonada. So, 90 anyos siya noon, namatay siya ng 127, ibig sabihin 37 anyos si Isaac nung namatay yung nanay niya. So, they have 37 years together. Medyo maikli. Yeah, medyo maikli. Sa dahil nga sa late na pag late age na pag anak niya kay Isaac. So ayun nga ang kwan. Kinalabasan. Although kung ikwan natin sa ibang book ano, say si Mary sa New Testament never na nabanggit yung edad niya nung namatay. So there is something special kay Sarah dito sa kona ito. Sa sa verse na ito. Saka ito, Pastor Bong, right after to nung ano eh, nung dineclare na okay hanggang 120 na lang kayo. Mm-hmm. O naalala nyo nun, 969 si Methuselah, pinakamatandang tao na record, no? 969, grabe. Almost 1,000 years. Almost millennium siya. Sina Moses, yung mga nauna sa kanya, pangalan ng sina Adam, sina Cain, sina, alam mo yun. So, yung mga nauna sa kanya, puro daan-daan taon din, di ba? Pero, after ng flood, kung maalala nyo, sabi ng Lord, no, except kila Moses kasi lumagpas pa sila ng ano eh. Sabi niya hanggang 120 na lang. Diba? So good year pa rin to kay Sarah kasi 127 siya. 127 na lang. Pasan niya 7 years. Kaya, and kung mapapansin niyo naman, yung mga pinaka may mga sa panahon ngayon natin, ha, pinaka may edad na tao. Makikita niyo sa Pilipinas, meron sa Japan, di ba? Naglalaro lang sila ng ganyan, 100 to 120 sa panahon ngayon. So talagang totoo yung sitwasyon na yun na kahit anong healthy natin is that, alam mo yun, maaaring hanggang 120 lang talaga tayo. Okay, Pastor, thank you. And
talon tayo sa Juan. Verse 3 to 4. Pwedeng pakibasa, Pastor Norbert. Nakambit kayo, Pastor. Okay, thank you. When Abraham got up from beside his dead wife, and that is Sarah, he spoke to the Hittites. I am alien, residing among you. Give me burial property among you so that I can bury my dead. Okay, Pastor. Thank you, Pastor. Dito sa kwan nato, sa verses na ito, stranger pa rin yung mag-asawa, yung clan ba, actually, yung grupo ni Abraham at saka ni Sarah. Mm-hmm. Although, nag-stay sila na matagal dito, and parang hindi nila kinoconsider na ito yung anong kwan na? Naubusan ako ng kwan na. Promised land. Oo. Mm-hmm. Promised land. Oh, parang part ng promised land. So, can I have your inputs again sa mga kasama natin? Mm-hmm. Remember, Pastor Bong, ano sila? Nomads kasi sila, di ba? Oo, nomads. They were taken out from the land of Ur. No, pinapunta sila sa promised land, which is Canaan, Israel ngayon. Uh-huh. At part naman to kung nasan sila, kung maalala nyo, last Friday, ito yung last silang napunta sa Beersheba. Eh, no? Ito yung sabi nating southernmost part ng Israel, kumbaga Mindanao ng Israel. Parang ganun yung area niya, Mindanao. So nandun sila sa area na to. Ang sabi niya, alien pa rin siya kasi meron naman talagang occupants yung mga yan. Diba? So, kumbaga, eventually kasi, hindi ang pagpunta nila doon, hindi naman, kumbaga, a total takeover. Eh. Kumbaga, meron talagang occupants yung mga yan. Eventually kasi yan, ang magiging story niyan, makikitira sila dyan, tapos lalabas si Isaac, si Jacob, tapos si Jacob, yung 12 niyang anak, tapos magkakaroon ng famine. Aalis uli sila dyan eh. Pupunta silang Egypt. Uh-huh. And then from Egypt, pababalikin sila ng Lord kasi yan talaga yung promised land. No? Pero dyan, hindi niya pa kinoconsider kasi feeling niya, alam niya, parang mabait kasi si Abraham eh. Ayaw niyang parang mag-iintermedido na akin to. Kumbaga nakikisuyo siya. No? Dito sa chapter 23 na to, parang we need to reflect sa ano eh, doon sa hangganan ng buhay natin. Hindi niyo ba napansin ang tao pag habang nabubuhay, lalo na kapag 16 anyos ka, 20 anyos ka, di ba? Parang walang bukas, 30 anyos ka, wala kang nararamdaman sa katawan eh. Kahit puyat ka araw-araw, lasing ka gabi-gabi, or anong gawin mo sa katawan mo, magbisyo ka, ano, wala kang nararamdaman sa katawan. Kahit kumain ka ng kumain, kahit isang katalyasing lugaw ang kainin mo, hindi ka tataba. Alam mo yan, kumbaga, ang yung genetic composition mo ang ganda. Pero naramdaman nyo ba, pag tungtong mo ng 40 pataas, medyo nag-iiba. Medyo nakaramdam ka ng sakit sa tuhod. Nakaramdam, konting kain mo, lumulubo ka. Ang bagal ng metabolism mo. Tapos, parang nangihina ka na. Inahapo ka, umakyat ka lang ng hagdan, inahapo ka. So, nare-reach mo yung reality na teka, parang hindi nakatulad nung dati ah. Alam mo, yung nagba-basketball ka, nasa isip mo, kaya mong gawin mo pa nung 20 anyos ka ngayon, parang nasa isip mo na lang, naiiwan yung katawan mo. Lagi ka na nadadapa, lagi ka na, alam mo yun. Kaya minsan ako mag-basketball, dahil nakakaya, ako pa naman yung pastor, baka gumulong ako ng gumulong. pero may siguro may tanong ako bago tayo magpatuloy, Pastor Bong. Tanungin natin sila,
ano yung pananaw niyo sa kamatayan? No, kasi ito, this is a reality of life na pinakita dito sa chapter 23. Kasi everything, dinadaanan nila parang winner, 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 winner sila. Eh. Diba? From the land of Ur, bata pa sila, then so, naghiwalay na sila ni Lot, pinagpala sila, nandiyan yung Sodom and Gomorrah story, blah, blah, blah. Tapos ang dami nilang pinagdaanan kay Pharaoh, kay Abimelech, and ang dami. And yet, no, pinanganak si Isaac after 37 years, ayun na. Namatay na yung pinakamamahal na asawa ni Abraham. How would you parang face it? Kasi looking at how Abraham is facing this, no, he's facing this with full courage kasi kita niya siya ay nag-aayos eh. Yung libingan ng asawa niya. Parang how do you view death in life? Napag-usapan niyo bang mag-asawa yan na paano pag ako nauna or paano pag ikaw ang nauna? Di ba? Napagkukwentuhan niyo ba yan? Anong gagawin sa'yo pagka ikaw ang nauna? Or paano pag ako nauna? Anong gagawin sa akin? Ano ba? Cremation ba? Ililibing ba ako? Alam mo yan, kasi maraming tao sa mundo, itong isang bagay na ayaw na ayaw pag-uusapan. Pero ayaw na ayaw pag-uusapan, pero ito yung pinaka-most certain. Right. Right? This is the most certain. Lahat tayo ay lilipas sa mundo. At unless ikaw ay tinawag na parang si Elijah o kaya si si sino ba yung kinuha ni Lord? Si sa ano? Hindi na namatay, Pastor. Si Enoch. Enoch. Oh, di ba? Si Elijah, si Enoch. Di ba? Sabi nila, si Moses, namatay pero namatay ng malakas pa, malinaw pa ang mata. Eh, merong nag-interpret, baka naman di daw namatay, kinuha ni Lord, or whatever. Pero what I mean is, si John daw, si John the Beloved, baka daw hindi namatay. Hanggang ngayon daw, baka buhay. Ano? Madaming nagsasabing ganun. Ano? Pero what I mean is, one thing is certain, sa lahat ng tao na nakilala ko, at mas, ito lately, dahil sa COVID-19, parang mas naging real sa akin ang kamatayan. Napansin niyo po ba na ang daming nawala ngayon na tao sa buhay natin? Kaibigan, kaklase, kapitbahay, di ba? Hindi to pertaining na dahil sa maedad na, no. Madaming nawawala na 20 anyos, 30 anyos, 40. Hindi to tungkol sa edad. Hindi to yung tipong, first in, first out. Nauna kang pinanganak, mauna kang mawawala. Hindi ganun. Ang kamatayan ay walang nire-respetong edad. Di ba po? Merong baby pa lang, patay na. Di ba? So, kung kayo yung tatanungin, yan, siguro pasagutin natin ang bawat isa. Ano yung pananaw nyo sa kamatayan? Ayan. Ano yung pwedeng mangyari? Kumbaga, paano siya hinaharap? Paano siya pinaghahandaan? No? Kasi tayong mga Kristiyano, may ibang pananaw. Yung ibang lahi ay ibang religion, may ibang pananaw. 'Di ba? So kayo, ano bang masasabi niyo diyan? Volunteer. Roll call ba, Pastor? Gusto niyo bang mag-roll call? It is something, Pastor. Go ahead, Tita Fe. It is something that we have to prepare for it. Kasi katulad ng sinabi ng asawa ko, nung bumili siya ng mga graves, sabi niya, ayaw ko yung pagka may nangyari, tatakbo ako dito, tatakbo ako doon, dahil nakot unaware ako. Kaya the best, sabi ko niyan, prepare for such a happening because our lives are in the hands of God. We just don't know when death comes or happens. It's just like it's something that is not expected at all. Kasi hindi natin alam talaga kung kailan tayo kukunin ng Diyos. So, since especially nowadays, very expensive ang mamatay, yes. It is best to really prepare for it. Opo.
In fact, tita, alam niyo, minsan may nakasabay akong magmotor. Pag nagmumotor sila, parang hindi sila mamamatay. Mm-hmm. Kasi, totoo kasi, ano yan, masyadong daredevil yung mga ginagawa nila, no? Mm-hmm. In a very high speed, sa kurbada, mm-hmm. pagkamali ka doon, you're dead. Yes. In a snap, you're dead. Mm-hmm. Alam yan? So, may mga tao na ang feeling nila, hindi mag-a-apply sa kanila yung kamatayan, ano? May isa po akong tanong, kahit sino pwedeng sumagot, o kung meron kayo idadagdag sa sinabi ni tita, mag-unmute lang kayo. No, mag-open discussion muna tayo bago tayo magtuloy sa facilitating ni Pastor Bong. May isa akong tanong. Tayong mga Kristiyano, kasi minsan, madami na po kasi akong inilibing bilang pastor. No, madami na akong napag-speakan o nakapag-preach sa burol. Minsan, nakapag- preach po ako sa patay sa Fontana, no? At pagdating ko doon, yung mga mata ng tao namumugto pero walang umiiyak. No, walang umiiyak. Tapos nagpe-praise and worship sila na alam mo yon, yung parang yung masaya yung praise and worship nila. Pero pinipigil nila yung may ganun eh. May parang konti na lang, bubuga na. Parang ganun, no? Pero kasi, prior to that, no, meron palang nag-preach na dapat daw tayo mga Kristiyano eh, magsaya dahil this is the, ang death ay hindi katapusan ng buhay, kundi simula ng buhay na walang hanggan. Which is true. That is biblical. No, at sabi niya hindi naman tayo dapat magluksa bagkus tayo magsaya. So napansin ko rin yan, may mga ibang Christians talaga na kapag ka may patay, talagang parang praise and worship, masaya, hallelujah, no. Okay, that is something spiritual and that is okay. I have nothing against that, no. But nung turn ko yung nag-speak ako, ang sabi ko, we must also acknowledge yung tinatawag na catharsis. Sa sikolehiya, may sinasabi na catharsis. No? Ibig sabihin, meron ka na bit-bit sa loob mo na kailangan mong ilabas. At sa pamamagitan lamang minsan ng pag-iyak, doon mo siya mailalabas, maire-release. Kaya sabi ko, bilang Kristiyano, hindi po tayo nagkakasala. Kung tayo iiyak, hindi po kasalanan umiyak. In fact, talaga naman, may iyak ka kung mamatay asawa mo, yung anak mo. May sakit pa nga lang, umiiyak ka na eh, di ba? So, bakit mo pipigilan? So, dapat balance eh. May panahon ng pag-iyak. Parang sinabi sa Ecclesiastes, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pag-ngiti. Di ba? Kasi naman sa burol naman eh, hindi naman laging iiyakan eh. Di ba? Minsan yung kapag ka meron ng, ang tawag doon, yung eulogy. O di ba pagka inaalala yung buhay nung nakaratay na patay, di ba? O inaalala ko yan dati, ganito yan, o nagkasama kami ng ganyan, ganito, ganyan. Tapos minsan may tawanan, may comedy, naaalala natin yung mga comedy nagawa nung patay dati. And kumbaga may time na umiti, may time na umiyak, di ba? Parang sa inyo, anong point of view niyo doon na halimbawa sa simbahan natin may kinuha ang Panginoon. Diba? So, paano natin siya harapin? Paano natin siya tatanggapin? Paano tayo makikiramay sa kamag-anak? Diba? Paano natin ipapahayag doon sa kamag-anak yung ating pakikiramay? Diba? Tayo ba ay pupunta sa bahay at magpe-praise and worship? E paano kung wala sa mood kumantay yung kamag-anak? Diba? Gusto nilang umiyak. Ipipilit ba natin yung kultura natin? O tayo ba'y makikiiyak at iintindihin at saka kung kinakailangan umiti, kung kailangan umiyak. Kayo, ano sa palagay nyo? Anong, no, kasi ito si Abraham, pinagdadaanan niya na to. Eh. Tandaan niyo, pinakamamahal niyang asawa yan, di ba? Baga dyan dadaan yung promised son. So, para sa inyo, ano masasabi niyo dun? Pastor, go ahead po. Naalala niyo si Ruthie. Oh, yes. Hello, Tita Lenlen. Hello.
Okay, go ahead, Tita Lenin. Prayers niyo dun sa kapatid ko na na-COVID sa Canada. Okay na siya ngayon. Okay, praise the Lord. Recovered. Hindi naman fully recovered, mahina pa, pero papagaling na siya. Okay, very good. Praise the Lord. Yan yung kinuwento mo na Sunday, yun, sa akin. Opa. Nag 50-50 siya so far na itawid naman. Mm-hmm. So, recovering na siya ngayon. Mm-hmm. Yung, nabanggit mo si Ruthie. Si Ruthie, para close friend ko si Ruthie. Hindi naman ganun ka-close, pero barkada ko siya sa church. So, nung namatay siya, kasi before na mamatay siya, alam ko mamamatay siya. Mm-hmm. Meron na siyang, nakita ko na yung December pa lang, nung nahulog-hulog siya doon sa may van. Alam ko na ma-ano siya doon eh. Kasi meron na siyang, kumbaga meron na siyang premonition. Okay. We call it premonition. Tapos January, sinabi niya na masakit yung dibdib niya. So, ang inano ko na doon, malapit na to. Uuwi na to. So, doon pa lang nag-pray na ako sa kanya. Mm-hmm. So, nung namatay siya, hindi ako nagulat. Mm-hmm. Hindi ako nagulat, pero alam ko kung saan siya pupunta. Parang namatay siya March, April, something ganun. Naalala niyo ba? COVID time yun eh. Yeah, kasi yun yung nagsarado tayo. Yun yung nagsarado tayo. Mm-hmm. Oh, para sa kalaman ng iba, si Brother Ruthie ay member dati ng church. In fact, every Sunday, nandyan yun. Tsaka mahilig mag-imbita yun. Mahilig mag-invite ng tao. No? Inabot ko siya. Ilang panahon lang kami nagkakilala. Sabi mo, isang buwan lang siguro. No? Pero napansin ko na magangin loob niya sa akin. At, in fact, bago siya namatay, yung last na meeting natin sa Sunday service, binigyan niya pa ako ng t-shirt. Dalawa, bago. I don't know, for no reason at all. Sabi niya, Pastor, bigyan kita ng t-shirt. Natuwa naman ako kasi syempre, binigyan ka ng t-shirt eh. May tag pa nga eh. Sabi ko, thank you, ganun-ganun. Tapos after nun, the following week, namatay na siya. No, at may iniinda ata siya sa kanyang dibdib, something na ganun. So, naalala ko, nagkaroon tayo ng ano nun eh, ng... Caroling. And then yung kung namatay siya, yung merong memorial service sa Zoom. Memorial service sa all online. Oo, pinangunahan ni Pastor Manny, di ba? Oo. Oo, so medyo mahirap kasi during that time kasi COVID, hindi natin maservisyuhan ng tama. 'Di ba? Ayun yung panahon na 'yun, kasagsagan ng COVID 'yun eh. Tapos ang sumunod na matay si ano, dalawa na matay na ni-report ko eh sa Leo. Si Leo. Sister Cleo. Yeah. Hindi ko yata kilala si Leo. Hindi, kilala mo siya, nakikita mo siya. Kasi ako naalala ko na nakita ko yung picture, nakikita ko nga siya pag nag-guest speaker ako diyan sa LA First eh. Pero anyway, nabanggit nga natin 'yon. Natatanong ko nga, sabi ni Sister Lenlen, this is how she react doon sa namatay si sister si Brother Ruthie. No, kumbaga alam niya, nararamdaman niya, ano 'yun, pinagpray niya na. So kayo, anong how would you react? Halimbawa, isa sa atin kinuha ng Panginoon. Hindi masasabi kasi ang buhay, 'di ba? How would you react? Paano mo tatanggapin ito? Kasi 'di ba lalo na ngayon ang saya-saya sa courtyard, 'di ba? Tapos biglang hindi mo na siya makikita sa courtyard. That is something na malungkot, 'di ba po? Tama naman 'yan, 'di ba? Talagang malulungkot tayo. Lalo na halimbawa, mahilig pa naman tayong umupo sa iisang pwesto palagi, linggo-linggo. Pag nabakante ang upuan na 'yan, medyo alam mo 'yon, kasi tagal ko na nagpapastor, pag nakikita ko pag nasa unahan kasi kayo, nagpipreach kayo linggo-linggo, kabisado mo kung saan nakaupo yung tao. Makakabisado mo sa utak mo eh. Kaya alam mo kung sinong wala eh. Kasi usually, ang tao, umuupo sila sa same spot. May iba lang siguro isa, dalawang upuan o isa, dalawang row. Usually, pag nandun ka lagi sa kanan, nasa kanan ka. Pag nasa harapan ka lagi, nasa harapan ka. Diba? Kumbaga, ako kaya kong tukuyin kung saan kayo nakaupo lahat palagi. Diba? So,
medyo malulungkot ka, di ba, na hindi mo siya makikita linggo-linggo, parang gano'n. So kayo, paano niya tatanggapin? Kung ikaw si Abraham, anong reaction mo? Diba, Tita Pepot, naka-mute ko. Share lang. Sige po. Naka-mute ako. Yan. Sige po, go ahead. I remember, Pastor, nung mamatay si Ben, apo, apo. Where he stay kami umalis dito, tapos magkapa-check up lang siya sa St. Vincent, hindi siya pinauwi. Pero one day before that, yung gabi siya sa madaling araw, kumakanta siya, umiiyak siya. Umiiyak siya talaga, tapos kumakanta siya, umiiyak siya, kasi alam niya naman, evangelist si Ben eh. At ngayon, nung nasa hospital kami, kinawagan namin, nag-video kami ng mga kapatid niya. Puro sila, I love you, ganyan, nagpaalam. Para bang siguro may hint na, tapos nag-delirio siya kasi naisnaksak sa kanyang gamot. Sabi nung yung friend ko dun sa Anaheim na caregiver, ihanda mo sarili mo kasi malapit na yan. Kasi nag-delirio na eh. Meron na, sabi niya, pastor, sa akin, sini nakaburo sa Batangas. Sabi niya, kinakawayan ko sila, hindi ako nakikita. Sabi niya, ganyan. Nakikita daw niya si Faith, yung kapatid niya. Kinakawayan niya, hindi siya nakikita. So, natakot ako. Natakot ako kasi sabi ko, naku, eto na nga yata yung kinatatakutan ko. Tapos si Brother Ben yung nagsabi na sino yung... Oo, siya pastor. Nakaupo kami. Sabi niya, sino yung nakaburo sa Batangas? Sabi niya, ganyan. Kinakawayan ko sila, hindi nila ako nakikita. Nakikita niya rin kapatid niya, sila Faith, ganyan. So, kinapahan ako. Sabi nung kumari ko nga, maghanda ka, malapit na yan. Tapos yung kinabukasan nga, yun nga, di ba, wala kasi ako nung nasa hospital, dinala siya ng umaga yata, madaling araw. Dinala na siya sa ICU, ganyan. Tapos, nakalabas siya alias sa East. Tinanong ko lang siya sa ICU, kumusta ka? Sabi niya, I'm so tired. Yun. Tapos umuwi na kami ni Stephen. Yun nga, 9:30, tumatawag sa akin yung doktor. Yung pala, wala na siya, ganyan. Tapos nung nakaburo na siya dito sa third sa LA, si Hansel, pinipitik ba yung likod ko, Pe, kung naiiyak ka, umiiyak ka, ilabas mo, huwag mo itago. Eh talaga, pastor, hindi ako umiiyak. Wala ako nararamdaman yung lungkot. Wala ako nararamdaman kahit ano. Sabi ko kay Hansel nung nawala na, nakremate, tapos nga naisipan na, tsaka walang nagsabi, basta natandaan ko lang, sinabi sa akin ni Ben, pag ako namatay, gusto ko cremate. Naalala ko lang yun, so sabi ko kila sa church, i-cremate. Tapos tinanong ko si Hansel, ba't ganun, wala ako nararamdaman lungkot? Ba't wala, hindi ako maiyak, sabi niya. Sagot lang niya sa akin, pre, marami nagpipray sa'yo, marami nagmamahal sa inyo. Yun lang. Kaya, yun. Na-share ko lang. Yeah. Ang tanong ko lang po kasi, halimbawa po, malipat naman tayo sa isang perspektibo. Kung tayo naman yung mamatay, ano yung expectation mo na meron bang light at the end of the tunnel, or meron bang tumatawag sa yung ilaw na lumapit ka, ganun mga papelikula, mga ganun ba sa isip natin, ano nasa isip nyo, yung pagdilat ba ng mata mo, malamig ba o mainit, di ba? ano yung nasa isip nyo? Ano yung kumbaga, anong interpretasyon nyo kung ikaw naman yung kinuha ng Diyos? Go ahead, sino gusto sumagot? Sa akin, Pastor, ano? Go ahead, Pastor. Okay, sa akin, Pastor, kung darating yung panahon na yan, I'm looking forward na makita ko yung mga mahal ko sa buhay na pumanaw na, gano'n. Parang reunion. Yeah. Habang reunion ba? Mm-hmm. Yung mother ko, mga kapatid ko, yung kapatid ko, saka yung mga kaibigan ko, gano'n. Mm-hmm. Pero yung say tunnel, yung ilaw, gano'n, parang wala pa ako. Basta sa akin, pagka nawala ako, mamimit ko sila. Ayun lang pa sa lang kwan ko. Yeah. So, kasi lalo na kung napapansin nyo, no, the more tayong umiidad, the more na babawasan yung mga batchmates natin. Pansin nyo ba yun? Na nung edad mong 30, may kaedad kang 30, namatay. Nung edad mong 40, may kaedad kang 40, namatay. Nung edad mong 50, namatay.
namatay kang kapwa 50. So habang tumatagal ka, tumatagal sa mundo, nababawasan yung mga kasabayan mo. Di ba? Kumbaga, yung mga presidenteng inabot mo, namatay na lahat. Di ba? Parang, kumbaga, parang, ano eh, parang something na, okay, totoo ang kamatayan at someday eh, pupuntahan ko to. May isang naalala ko lang po, nag-preach ako naman minsan, sabi ko, edi iyak tayo ng iyak ngayon dito sa memorial service ni tatay. Pero imagine ninyo, pagbukas ng mata nung itong nakaratay dito, no, at nasa langit na siya dahil tinanggap niya yung Panginoong Yesus eh. Pagbukas niya sa mata, hindi niya tayo iniintindi. Kasi sabi sa Biblia, no, kumbaga wala pang nakakita, no, wala pa talagang, I mean, ang pagkaka-describe sa earth, footstool ng heaven. Ibig sabihin, pag footstool, alam niyo yung tungtungan ng paa, pag nagpapa-pedicure kayo, doon tinutungtong yung paa niyo, di ba? Footstool ang tawag doon. So imagine niyo, ibig sabihin noon, abang-aba yun. Ibig sabihin, tungtungan lang ng paa. So ano yung pinakamaganda dito, i-describe mo na, tungtungan pa lang yun doon. Ibig sabihin, hindi mo madi-describe yung nandoon na sobrang ganda. So pag enter mo doon, pag mulat mo ng mata doon, ang unang reaksyon na naiisip ko ay nakanganga ka. Nakanganga ka at manghang-mangha at hindi ka makapaniwala sa nakikita mo. Tapos papasok ka pa doon sa glorya ng Diyos, tapos magkakaroon pa kayo ng white throne judgment, tapos 'di ba? Tapos i-welcome ka pa doon, makikita mo pa yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo na nauna na doon, 'di ba? Tapos mamamangha ka talaga. So habang nasa stage ka na namamangha, may isip mo ba yung mga tao sa baba na umiiyak? I don't think so. Kasi nga, namamangha ka during those times. Na parang, ano to? Parang grabe, hindi ko to na-imagine. Ganito pala dito. O baka nga mamangha ka rin. Bakit wala dito si ano? Di ba? Yung katabi ko lagi sa simbahan, nahanap ko, ba't wala dito? So, what I mean is, yun, pastor. Busy ka. Opo, go ahead, patita. Yun, pastor, ang talagang iniisip ko kung minsan nagpa-wonder ako. Kasi sabi din, siyempre, iniisip natin yung mga naiiwan, yung ganito, ganyan. Pero sabi naman ng Diyos, pagka nasa langit na wala na tayong problema. So, ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng, hindi na tayo capable of thinking of any problem down earth. Amen. Wala na tayong concern eh. Kasi diba, yes. Sabi, no more tears. No more tears. No more problems. Worry. No more pain. No more problems. No, so, no more sickness. So, imagine mo, ang thinking natin, ito ang thinking natin na naiwan dito. Si tatay, pumunta ng langit, si nanay, si lolo, si lola, malungkot sila sa langit kasi tinitingnan nila tayo ngayon sa baba. At nalulungkot sila para sa atin. I don't think so na totoo yun. Kasi pagbukas mo ng mata doon, lahat na ng concern mo, lahat na ng iniisip mo, patungkol na sa heavenly realms. Eh. Hindi right. Na, wala, hindi na concern sa earth. Right. Oo, hindi. Alam niyo, go ahead po. Siguro pag nasa langit na tayo, all emotions siguro wala na, kukunin na ni Lord kasi magpo-focus na tayo sa Kanya. Exactly. Kumbaga, pag sinabi, oh, we are asawa mo to, pag nagkita kayo, parang wala nang emotion. Kaya pag nasa earth, nandito pa tayo, mamahalin na natin yung mga asawa natin. Amen. Anak natin. Pag sa langit na tayo, hindi makakita, oh, papakilala ng Diyos sa atin na, itong naging asawa. Pero wala nang emotions. Kasi kay Lord na tayo eh. Parang ganyan. Kasi brothers and sisters tayo doon. Eh. Brothers and sisters. Oo. Oh, so hindi totoo yung mga love story na hihintayin kita sa langit. O yung mga Romeo and Juliet na sige magpapakamatay ako tapos magpakamatay ka rin. Magkita tayo sa kabilang buhay. Pero diba? Pastor. Hindi totoo yun. Kasi pagdating sa langit, no, kumbaga, ang sinasabi niya kasing emosyon,
Hindi naman tatanggal yung emosyon natin ng masaya, talagang masaya doon. Pero what I mean is, sinasabi niyang emosyon, hindi na tayo nagmamahalan romantically. Yes. Ang focus natin, yung agape love, na pagmamahal ng Diyos, yung sinasabing agape love, yung bang unconditional love. Yes. Pupukawin niya na lahat ng klase ng love. Romantic love, phileo, brotherly love. Lahat ng klase ng love, ma-overpower ng agape love. Kaya pagdating mo doon, ang focus mo, puro pagmamahal sa Diyos. Mm-hmm. Dahil wala ka rin na makikita doon, kundi pagmamahal sa'yo ng Diyos. Mm-hmm. Kasi yung pag-ibig na yan, yan yung operating system ng Diyos. Eh. Kapag ka nandun ka na busog ka doon sa pag-ibig ng Diyos. Kasi, okay, imagine niyo lang, sabi niyo very warm pagka nasa church. Diba yung sa anniversary natin, halos sinasabi ng tao, hindi naman nag-usap-usap. Very friendly yung mga tao, masaya sila. Pag nandun sila, natututo sila. Pag nasa courtyard sila, masaya sila, kumakain sila. That is, wala pang that doon sa mararamdaman mo pagdating sa heaven. Eh yung Sunday nga, binabalik-balikan mo na eh. Eh paano pa yung heaven na eternity, di ba? So pagdating mo doon, hindi mo na talaga magiging concern yung tao sa baba. Kaya linawin ko lang po, mali po yung ideya na tatawag tayo sa langit. Tay, alam ko nandyan ka na. Nanay, alam ko nauna ka na. Lolo, lola, ate, kuya, ikaw nang bahala sa amin. Mananalangin na lang kami sa'yo. Hindi kay Kristo, ah, sa'yo. At ikaw na ang gumabay sa amin dito sa lupa. That's not true. Yeah. That's not madagdag ko lang. Apo. Pastor, madagdag ko lang. Apo. Base sa nabasa ko naman libro, 'di ba? Sabi pag nasa langit na raw tayo, hindi na natin concern ang mga nasa baba. What we just do there is to sing. Sing praises na lang kay Lord kasama mga anghel, yung mga namatay na nauna. Mm. Yun po. In fact, kakatara na kayo, puro praising na lang. Kasi pagka sinabi kasi pag sinabi kasi natin ganun, ang tatakbo kasi yung utak natin dito sa mundo eh. Na teka, ang boring naman. 24 hours, 7 days a week, kakanta lang kami doon. Oo nga, minsan yun din ang maiisip ko, Pastor. Ito nga, inaantok ako eh. Wala ba, bagong gising ako, inaantok ako na 30 minutes na mag-praise and worship, nahikab na ako eh. Halimbawa, kasi nga, gagamitin natin yung utak natin dito. We need to understand, no, na worshiping in spirit and in truth, tandaan nyo, ang Diyos natin, timeless. Dito lang tayo sa earth, bounded ng time. Na meron tayong 24 hours, 7 days a week, na ang praise and worship, 30 minutes, may tatlong kanta, pagkatapos yan, papalik na si Tita Faye, meron ng breathing of the word. Tapos ni Tita Fe, sasabihin ni Tita Fe, pwede na kayo umupo, sasabihin na worship team, tumayo kayo. Tapos, halina't sama-sama. Kakanta ng halina't sama-sama, magkakamayan yung tao, tapos kapalik na si Pastor Jeff, magpipreach na. Hindi tayo bounded ng time. Ibig sabihin, ganito po yan. Pagdating doon, wala pong ni ounce, ni inch ng boredom. Kasi sa presensya ng Panginoon, walang boredom. Wala po tayong mararamdaman na boredom. Totoo yan. Na pagdating nyo doon, there will be feasting. Mm-hmm. No? So sabi ko nga, saya na natin sa courtyard. Wala pa yan. Ano lang yan eh. Kahit na bumili si Pastor Bong ng lechon linggo-linggo, wala yan. wala. Kumpara sa heaven, wala yan. Tapos imagine nyo, pagkakadescribe sa heaven, no, meron tayong gathering. Tapos bibigyan ka ng sarili mong bahay. Depende sa contribution mo doon sa Great Commission. So kapag ka naging evangelist ka, nag-ministry ka, tumulong ka sa ministeryo ng Panginoon, syempre mas malaki yung mansion mo kumpara doon sa iba, pero save din naman. Kasi ako masave lang, masaya na ako eh. Pero siyempre may plus factor, parang reward to dun sa mga nagpagal para ipalaganap ang salita ng Diyos. Mm-hmm. Meron pa. Meron sa Revelation na binanggit na 'di ba yung mga mababangis na hayop
Nako, yung teddy bear magiging totoo, magiging teddy bear mo siya, pwede mo siyang yakapin, pwede yung wala na yung bangis eh, wala na yung kailangan ng pumatay, wala na kailangan yung kainin, wala. I mean, everything is so good. Kumbaga, so good na unbelievably na parang totoo ba 'to na nangyayari? Parang ganun yung pagkaka-describe. Perfect so, place kasi. Perfect place. So hindi siya talaga boring. Mm-hmm. Saka imagine niyo po ganito, magkukwentuhan tayo. 'Di ba masaya pag nagkukwentuhan tayo sa courtyard or wherever, 'di ba? Meron pa nga tayo minsan bitin pa eh, yung courtyard. After courtyard, pupunta sa patio, sa may office patio. Magkukwentuhan doon, maghahalo-halo, di ba? Masaya tayo nagkukwentuhan eh. Mm-hmm. Imagine niyo po yun, limitless, unlimited pagdating sa heaven. Na hindi ka napapagod, hindi ka inaantok. Kung gusto mong tumambay ng tumambay, hindi gawin mo. Gusto mong mag-hiking ka. Kung gusto, I mean, yung mga gusto natin gawin, magagawa natin. No? Kumbaga na syempre, sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Kumbaga, we need to think differently sa dinidikta ng mundo, sa dinidikta ng Hollywood, sa dinidikta ng Regal Films o ng Viva Films, sa mga ano yan, 'di ba? Merong mga lalo na ngayon Halloween na naman, kung ano na naman yung mga interpretasyon nila sa multo, sa ghost, sa matay. So dito na yung tao, nagkakaroon sila ng maling ideya ng pagkamatay. Kaya kinakatakutan nila. Right. Alam nyo, si Pablo, excited mamatay dahil excited sa makita si Kristo. Sabi niya, to die is, ano? Gain. Diba? Gain para sa kanya dahil makikita niya si Kristo. Mm-hmm. Meron nga akong kasabay nag-preach, siya muna ba? Pagkatapos niya mag-preach, ako na, kasi youth camp eh. Ang sabi nung pastor, narinig ko siya doon sa backstage, nagpe-pray siya. Alam niyo, sabi niya, nadinig ko, kinilabutan ako eh. Sabi niya, Lord, take me now. My goodness. Ayoko na mag-preach siya. So super spiritual naman itong tao na to. Ang pinapanalangin niya, kunin siya ng Panginoon. Hindi ko siya naiintindihan, pero na-realize ko eventually na ganun siya kasabik makita ang Diyos. Na kahit na tinatawag siya mag-preach during that time, sabi niya, if you wanna take me now. Kasi gusto niya talaga makita ang Panginoon. Hindi para matay siya, whatever. Alam mo yun? Baga nakita ko yung perspective na dapat tingnan natin ang kamatayan na isang napakagandang pangyayari sa buhay. Hindi siya graduation na, okay, graduate ka na, tapos ng buhay, magiging abo ka na. Hindi eh. It's the beginning of life. Sa tapat may celebration. No, pero Lord, po lang. Go ahead, tita. Pwede po. Medyo na guguluhan lang kami. Brother Alvin. Kung sinabi mo lang. Happy birthday, Brother Alvin. Ngayon na pa nag-ano to, bubulong-bulong. Okay. Yun po, ano, hindi sinasabi nyo na pag namatay tayo, makikita si Lord doon, di ba? Mm-hmm. Yeah, so saan papasok yung ano, yung judgment day na 'di ba magkakaroon pa ng judgment na pag dumating si Jesus, babangon yung mga nauna, mga ganyan magkakaroon ng judgment. Ano ho yung ano noon? So yung mga namatay na hindi tumanggap kay Jesus. Punta na ba kagad sila sa impyerno? Tapos yung mga tumanggap kay Jesus, diretso na makikita. So, sa atin pong biblical interpretation, wala naman kasi tayong tinatawag na staging area or purgatorio, no? Kagaya ng mga kapatid nating Katoliko. So, kapag ang tao ay namatay, sabi sa Biblia, ay meron tinatawag na siya ay judgment. So madami po kasing klase ng judgment, okay? Meron pang judgment bilang isang Kristiyano eh. So kaming pastor, may judgment pa kami. Na kumbaga, iba pa yung judgment namin kumpara sa judgment niyo. Mas mabigat yung judgment namin, parang gano'n. Pero anyway, dun muna tayo sa dalawang mas madaling intindihin. Kapag namatay yung hindi tumanggap at tumanggap. Okay, pag tumatay po yung hindi tumanggap,
isa lang po yung magiging judgment. Ibig sabihin, no, madami pong paliwanag sa Biblia kagaya halimbawa nung sinabi nung ano nung parable na yung mga wala nang silbi susunugin, 'di ba? Naalala niyo 'yon, yung mga tuyot susunugin, no? So ganoon, it's a metaphor na they will go to hell. Okay, paano naman yung namatay na bawa tayo po kinuha ngayon sa oras na to, eh, believer tayo. Ano naman sinasabi ng Biblia doon? Meron ba talagang paradise? Meron bang right after mamatay, pagpikit ng mata, nagpagmulat ko, nasa heaven na ba ako? O meron ba akong pupuntahan na staging area? Or pupunta muna ba akong purgatorio na kailangan ipanalangin pa ako ng mga kamag-anak ko? O pumunta sa Quiapo para umakit ako sa langit? Diba? So, naalala niyo po yung ano, yung nasa nakapako si Kristo sa krus? Di ba pinako po siya doon sa ano, katabi ng mga magnanakaw? Uh-huh. O di ba po meron po nang tutuya doon, o kung ikaw nga anak ng Diyos, sige nga, pakita mo nga. O di ba parang kumbaga obviously hindi naniniwala sa kanya yung tao na yon, yung mas yung criminal na yon. At tinutuya pa siya. Pero may isa pong criminal doon, magnanakaw particularly. Uh-huh. Ang sabi niya, Panginoon, huwag mo akong kalimutan. So ibig sabihin tumanggap siya during that time. Last minute po yun, ha, buong buhay niya, kriminal siya. Pero nakita niya yung Diyos, teka, wala naman itong kasalanan, walang ginawa kundi mangaral, tapos ang ganda ng buhay, pagkatapos magandang example, talagang Diyos. So naniwala siya, tinanggap niya. Sa last minute ng buhay niya, alam niya papatay na siya ng mga Romano. Sabi niya, may one way out. Kinausap niya si Kristo. Sabi niya kay Kristo, Panginoon niyo po ang kalimutan. Anong sinagot sa kanya ni Kristo? Sige nga, ano sinagot sa kanya? You will be with me in paradise. Exactly. Exactly. So, si Kristo ba nagsisinungaling? Si Kristo ba ang Diyos na parang tao na nagsisinungaling? Hindi. Si Jesus, nung sinabi niya, no, I promise you will be with me in paradise. So, pagpikit ng mata, namatay yung criminal na yon, pagbukas ng mata niya po, nasa heaven siya. At ang sinasabing heaven na yon, yun yung paradise. So biblically, meron tayong reference na right after we die, we go to heaven. Okay, yeah. I-turn over ko muna kapala kay Pastor Bong. Sorry, Pastor Bong. May tanong pa ako. May tanong pa ako, Pastor. Ah, sige po, Tita Fe. Madali lang. Niisip ko, Pastor, yung kasi here on land, mayroong sinasabing kiss one another with a holy kiss. Mm-hmm. You know, when we love our friends, our family, mga churchmates natin, hindi maiwasan yung mag-hug, mag-kiss. Ang question ko ngayon, pagdating natin sa langit, dahil nami-miss din natin ang family natin doon, katulad ko, nami-miss ko ang papa't mama ko, yung baby kong namatay, yung kapatid kong nawala, ganyan, etc., etc., ganon din kayo. Hmm. Ang tanong ko, pagdating doon sa langit, okay kaya yung maghahag pa tayo doon or what kaya? Katulad ng mama ko, gusto ko ihag ang mother ko. Alam niyo po, maganda sa Diyos natin, he is a respecter of whatever culture we have. No, hindi nga ako naniniwala na madami nagsasabi pagdating daw doon English ang ano eh, ang universal language sa ano, sa heaven, no? Kasi sabi ko pati ba naman sa heaven mahihirapan na naman ako. Duduguna naman ang ilong ko. Diba ako naniniwala ako, I will speak doon sa native tongue ko pero maiintindihan ako ng kausap ko. Naniniwala akong ganoon eh. Kumbaga yes. how I think, that's the way how will I speak. Anyway, that's a cultural thing, no po. So ako, ang nakita ko sa Panginoon, very consistent siya na gumalang sa mga kultura. So kung yun po ay tinatawag na terms of endearment, no, how we show our love, respect, and care for our loved ones, I'm sure i-respect po ng Panginoon yun if you want to hug, to kiss, or for our Korean and Japanese brothers and sisters, diba, nagbabaw naman sila. Diba? And there are other ways of showing your love, respect, and care. So possible, Pastor? That's very possible kasi it's a
It's a ano po, eh, manifestation eh. Mm-hmm. Kasi para sa akin, pagdating mo doon, it's all about manifesting love. Direkta lang tayo. Oh, eh tsaka tandaan niyo po, sabi naman ng Biblia, wala nang sickness doon. So siguro naman hindi na nakarating din si COVID. Siguro naman hindi na umabot sa COVID-19 doon. Pastor, pero 'di ba sabi mga nababasa natin na pagdating doon, yung mga asawa natin, hindi na natin asawa, mga kapatid natin, hindi na natin kapatid. Mhm. Ano siya sabi po, ng mga ibang libro? Tama po, kaya nga po hindi lang po libro, mismo Biblia sinasabi. Mm-hmm. Kaya nga po binanggit ni Sister Darren kanina, mahalin niyo na 'yung asawa niyo ngayon dito. Kasi hindi mo na siya asawa doon. Kasi pagdating doon, hindi mo na siya asawa eh. Pagtimpla mo na ng kape dito dahil hindi mo na siya mapagtitimpla ng kape doon. Pastor, baka baligtad, baka magpapasalamat siya. Hindi na kita asawa. Ay, mabuti naman, nasa heaven na tayo, hindi mo na asawa. Pero di ba, actually maganda yung perspective na sinasabi ni Sister kanina na eh gawin mo na yung lahat ng pagmamahal na pwede mo ipakita sa asawa, anak mo, nanay mo, tatay mo. Dahil doon, wala na kayong relasyong ganun. Lahat tayo magkakapatid kay Kristo. Di ba po? So, saka mag-evangelize ka na dito. Dahil paano ka mag-evangelize sa heaven? Eh lahat doon born again Christian. Mm-hmm. Sino yung evangelize mo doon? Di ba? So, wag nating gawing dahilan na saka na kapag nag-retire ako, saka na kapag nakaipon ako, ay saka na. Hindi po, kung kailan kayo tinawag ng Diyos sa maliit na o malaking kaparaanan, kay pastor ka pa or worship leader, taga parang si Stephen, taga baril ng temperature, importante naglilingkod ka sa Panginoon, pinapakita mo yung pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamahal mo sa Diyos. Kasi kung hindi ka maglilingkod ngayon, kailan ka maglilingkod sa heaven? Wala na pong paglilingkuran doon dahil lahat doon Christian. Go ahead, Pastor Bong. Sorry ah, nakain ko yung oras. Maganda naman yung usapan natin eh. Maganda yung usapan, Pastor. So, balik tayo sa kwan, ano, verses 5. Ito yung pag 5 to 18. So, ikuha natin. Ano, babasahin ko din sa inyo. Ako na rin magbabasa. So, Hittites replied to Abraham, "Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of our tombs. None of us will refuse you his tomb for burying your dead." Then Abraham rose and bowed down before the people of the land, the Hittites. He said to them, "If you are willing to let me bury my dead, then listen to me and intercede with Ephron, son of Zohar, on my behalf. So he will tell me the cave of Machpelah, which belongs to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price as a burial site among you." Ephron the Hittite was among his people and replied to Abraham in the hearing of all the Hittites who had to come to the gate of his city. "No, my lord," he said, "listen to me. I give you the field, I give you the cave that is in it, I give it to you in the presence of my people, bury your dead." And Abraham bowed down before the people of the land, and he said to Ephron in their hearing, "Listen to me, if you will, I will pay the price of the field. Accept it from me so I can bury my dead there." Ephron answered Abraham, "Listen to me, my lord. The land is worth 400 shekels of silver, but what is that between me and you? Bury your dead." And Abraham agreed to Ephron's terms and weighed out for him the price he had named in the hearing of the Hittites, 400 shekels of silver according to the weight current among the merchants. So Ephron's field in Machpelah near Mamre, bought the field and the cave in it, and all the trees within the borders of the field was deeded to Abraham as his property in the presence of all Hittites who had come to the gate of the city. And in verses 5 to 18, pinastrak natin, Pastor. So, pinarch ni Abraham yung lupa, and in fact,
ino-open na sa kanya as parang libre ba? Libre mm-hmm. na lang. And yung mga tao, kilala siya na God-fearing. Mm-hmm. Ang tawag pa nga sa kanya is parang Prince of God. Yes. So, he yes. had earned the respect of the people. Pero in spite of that, hindi niya ginamit yun. Kundi pinilit pa rin niyang bilhin at the right price yung property. Ang tanong, ang kwan natin doon eh, bakit siya nagpumilit na bilhin yung property yun? Anong reason bakit niya binili? Yan, magandang tanong yan. So siguro kung sino naman ang pwedeng magkwan volunteer para magkwan ba yung mga ideas nila. Mm-hmm. Sa ako, sandali lang po, tita. Para sinasabi mo, Pastor Bong, para po yung ano, 'di ba, yung ugali natin mga Pilipino pag kumain sa restaurant. Yung ako na magbabayad. Hindi ako na. Hindi ako na. Ganun yung nangyari sa kanila, 'di ba? Parang ganun. Ay, tita Fe, go ahead, tita Fe. Siguro sa akin lang, ha? Sa akin lang 'yon. Mm-hmm. He just want to be give protection sa kanyang mga children siguro, tsaka sa mga apo na walang problema someday, ganyan, or maybe para hindi siya, ano sa Tagalog yung you do something for someone and then indebted, utang na loob, utang yeah, hindi siya, ayaw niya magkaroon ng utang ng na loob. Mm-hmm. Na ganun siguro, sa akin lang yun, pastor. Mm-hmm. Baka yung iba meron ding sariling reason. Yeah, tama po yan. Maganda po yung perspective. Kasi kung sige po. Hindi mo matrust ang sinasabi ng tao kung minsan. Like, yung nangyari sa amin, Pastor, malaking bagay, problema ang nangyari sa amin. Because mm-hmm. walang, hindi nilagay sa kasulatan. Yung pinilit yung papa ko na mag-retire sa Bureau of Public Schools para mag-organize ng school, Christian schools, you know. Mm-hmm. Tapos kami, lima kaming mga magkakapid. Four kami sa college, yung isa sa high school, Pastor. Eh, ang sabi, yung mga promises ng sa papa ko, panay lang, oral lang lahat, oral lang, because very godly yung person yon. Tapos ang papa at mama ko trusted the lady. But nung nag-retire na ang papa ko, sa pilitan lang, 54 years old lang ang papa ko. Dahil lang because he loved the Lord. Mm-hmm. Pero nung nandoon na ang papa ko, ginawa na niya lahat nung dapat niyang gawin. Hindi man siya binigyan ng remuneration, Pastor. Lima kami, promise yun. Pero ora lang lahat, yung tao na yun, dininay niya sa bandang nung nangyari na 1 year, 2 years after na walang sinahod doon sa papa ko, eh kaming lahat nag-aaral. Nagkaroon kami ng kahirapan, Pastor, dahil doon. So, we learned from that experience na kahit ano, ilagay talaga sa papel. Because time will come na maaring babawiin yung mga promises, Pastor. And then so, magkaroon ng problema. Totoo yan, Pastor. Sinasabi niya, tita, na Abraham just wanna make sure yes na hindi to mababago in the future. Yes. That the land will stay as mine. Mm-hmm. So, hindi magagalaw yung bangkay ni Sarah. That's right. So, nag-agree ba kayo na kaya ginagawa ito ni Abraham dahil mahal na mahal niya si Sarah at ayaw niya na mabastos yung kanyang libingan at hindi yung topo-topo barega o kaya pagka nagkagulo sa dulo, babawiin. Yes. Kaya gusto niya maayos na bilhin. Mm-hmm. So, ano yung sinasabi naman? Kaya gusto niya, Pastor, maging kanya permanently. Yes, oo, permanently. Kasi mm-hmm. di ba nangyayari yan minsan sa mga ano, sa mga cemetery sa Pilipinas, pag hindi na nakakabayad, hindi na binalikan ng mag-anak, po ng mga anak, kinukuha yung buto. Right. Tapos pinaghahalo-halo, inililibing sa isang libingan lang, o kaya sinusunog. Mm-hmm. So, nila.
kung sa panahon ngayon nangyayari, eh, paano pa sa panahon nung araw? That's right. Pastor, may tanong ako. Sige po. So, parang na pag-aralan natin dito sa ano niya, na parang marami siyang ari-arian, di ba? Opo. So, wala siyang naging land property. Kaya siya bumibili. Ganun ba yun? Opo, kasi nomads nga sila. Pero, itong, ang ibig sabihin ng nomads, nabubuhay sila tent by tent, palipat-lipat. Pero ito talaga yung promised land na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero tandaan natin, may occupants yan mga yan eh. Hindi mo basta mapapaalis na binigay sa amin to ng Panginoon. Wala namang ganong instruction. Unlike yung instruction kay Moses at kay Joshua na you will claim na papaalisin nyo sila. Naalala yung Wall of Jericho? Pinaalis yung mga nakatira doon. No? So talagang sa pamagitan ng panalangin, ng gera, umalis sila doon. Kaya nakuha ng Israel. In fact, after noon, nung mga panahon na nagkaroon ng mga empire, yung Babylonian, Persian, mga Assyrian, Grecian, yung mga Greek, yung mga Roman, pinalayas yung mga Israelites. Kaya nagkalat sila sa buong mundo eh. Tapos no, after no 1945 war, ibinalik sa kanila ng United Nations na isa tayo, Pilipinas sa bumoto, na ibalik sila sa Israel. Kaya ngayon, binalik sila sa Israel, ginigera sila kasi gusto silang paalisin ulit. Nakuha natin yung istorya. Tapos sabi natin sa mga darating na panahon, binanggit doon sa Revelation na yung tinatawag na kung saan yung tinatawag na battle yung Armageddon, no, kung saan nandoon yung place na Armageddon na talagang playing field. Kung makikita nyo ngayon, tingnan nyo sa internet, playing field siya na pwedeng maglabanan. So sabi nila doon daw mangyayari whatever. Anyway, ano yung tanong niyo uli kanina? Nalito ako, tita. Ay yung si mayaman si ano si Abraham. Oh, so may pambilisan ng ano na kasi po ganito, di ba? Hindi siya naka-acquire niya. Yeah, mayaman siya pero hindi naman siya rude. So, alam niya na binigay sa kanya ng Panginoon yung place na yon. Pero sabi niya pa, mapapansin niyo dito, 'di ba? Ang sabi niya kagad sa unang sa verse 3, sabi niya, verse 4, I am an alien residing among you. Give me burial property among you so that I can bury my dead. So, alam mo yan, parang sinabi sa iyo ng tatay mo o anak, pinapamana ko na sa iyo yung Bacolod o yung Mindanao, General Santos o ano pa man. Kumbaga, with all humility, pumunta ka ng General Santos, although alam mo sa iyo, may papeles ka na, binigay na sa iyo ng tatay mo, pinamana na sa iyo. Pero since may nakatira doon, bumili ka pa rin ng lupa para ma-bury mo yung dead mo. Kasi ganito po, ba't siya bumili? Ba't kailangan niyang bumili? Kasi nga, alam niya, prophetically, na ililibing na ngayon. So, ililibing niya si Sarah doon. Pagka nasa kanya yon, pag mamayari niya, walang aangkin. So, pagdating ng panahon na nakompleto na yung prophecy na nakabalik na Israel, nandun pa rin nakalibing si Sarah. Kasi ayaw niya mabastos na mawala si Sarah doon. Kung papansin ninyo, na namatay si Joseph nung sa Genesis chapter 50, ibinalik yung buto ni Joseph pabalik sa Canaan, sa Israel. Kasi gusto nila dun malibing sa Israel dahil yun yung promised land. Ayun. So, ayun. Kaya minsan, sabi nila, yung mga Kristiyano, pag mamamatay daw sila, gusto daw nilang ilibing sa Israel. Kasi yung promised land. Eh, meron ako naalala, merong isang pamilya pumunta ng Israel. Tapos, nagtutur sila, kasama niya yung biyanan niyang babae, tsaka yung asawa, tsaka mga anak niya. Inabot ng kamatayan yung biyanan niyang babae dun sa Israel. O di sabi nung ano, mga taga-Israel, ano po bang gusto niyang gawin sa bangkay? Sabi niya, ibabalik po ba dun sa Amerika o ililibing dito sa Israel? O di sabi nung manugang, ayokong mag-take chance kasi yung may huling nilibing dito, after 3 days, bumangon. Eh, ayoko nang bumangon yung biyanan ko.
Kala ko, Pastor, mahal yung pagbiyahe ng patay sa aeroplano, kaya hindi na yun. Hindi, willing, Pastor, willing na nga siyang, willing na, ano? Oo, kahit dobling daw yung bayad, basta ibalik sa Amerika para... ayun niya daw mag-take chance kasi daw nung huling may merong namatay dyan, tatlong araw nabuhay muli. Nabuhay. So, baka daw may experience yung benan niya, mas malaki daw magiging gastos niya. Joke lang. Parang si Pepe Pimentel yan. Joke lang yun. Joke ni Pepe Pimentel. Grabe. Ano po? Ayan, mabalik lang tayo sa tanong ni Pastor Bong. Sabi po dito kasi sa verse 5, "You are a prince of God among us." Ano po mapapansin niyo doon na ina-acknowledge siya? Ibig sabihin, good testimony na dito si Abraham. After ng mga bad testimonies niya, di ba, sunod-sunod. Pero this time, good testimony na siya. Kasi nakitaan na siya ng talaga naman ng faith, ng ginawa niya na yung, sigurado yung story na papatay niya anak niya tapos sinagip ng Diyos, kumalat yun. Tapos yung pagiging biglang yaman niya, pinagpala siya ng Diyos. Tapos yung kanyang tribo, maganda, maayos. So naging good testimony na siya. So inacknowledge siya ng mga tao na you are a prince of God among us. So dapat respetuhin ka namin. Bilang Kristiyano, naranasan niyo ba yun na nirespeto kayo dahil hindi dahil sa'yo? Nirespeto ka dahil Kristiyano ka? Na-experience na ba sa buhay niyo na binigyan ka ng pabor kasi Kristiyano ka eh. Diba? Yes. Nakakita sa'yo na, "Uy, Christian ka rin." O sige, dito ka na umupo. Okay, sige, libre na yan. Sa'yo na, Christian ka rin naman pala eh. May mga ganun bagay na dahil sa Diyos, kumbaga, you got a favor from other people. Anybody? Meron bang naka-experience yung ganun? Parang ikaw, minsan parang ikaw pinaglilipo. Ulit, Tita Amy, may dumaang motor eh. Ako, Pastor, meron akong ginawa. Sige po. Hindi dahil sa aking kabutihan, kung hindi yung kabutihan ng co-employee ko na Kristiyano rin. Kasi nung nagtatrabaho pa ako, doon kami sa GTA noon, yung hindi AT&T, yung isa, ano ba yun? PLDT. Itong isa. T-Mobile? Communication company, AT&T ang isa. Verizon? Verizon. GTA ang pangalan noon, hindi Verizon, no? Tapos, meron, every week, middle of the week, meron akong Bible study. Ang dami-dami namin co-employees. So, sa Bible study. Ngayon, yung co-employee ko, yung husband niya, dahil malapit lang ang church doon, piniprepare niya ang microphone, mga upuan doon sa simbahang maliit na yon. Tapos yung asawa niya na co-employee ko, nirimind niya yung mga employees. So, doon kami. Yung ginagawa nila ako ng mabuti, hinahanda nila, hinahakot nila yung mga employees para magkaroon kami ng Bible study doon. So nakikita ko yung Christianity nila, yung love for God, love for people. Ngayon, na-aksidente yung co-employee ko dahil 6 o'clock ng umaga, bumaba kami sa van dahil overtime namin yun. Ay nako, na-trip siya over doon sa, alam mo yung parkingan ng kotse na mayroong bakal sa harap, ganyan. Tapos bigla siyang naganyan, natumba ang ulo niya na ano doon sa concrete na pool ng company. My God, that same day, naging ano siya, nagkaroon siya ng walang malay tao. Hospital siya, after 3 days namatay. Yung husband niya, kawawang kawawa naman kasi hindi bibigyan ng pera ng company. Kasi malapit na sana yun mag-retire. Hindi siya bibigyan kahit konti para may magagastos siya doon sa pagdibing ng asawa niya. Oh.
Ngayon naman, sa awa ko, Pastor, dahil they love the Lord, nakita ko ang pagmamahal nila sa Diyos. Good lives ang ano nila. Mm-hmm. Tapos mga anak nila, and they tried to evangelize talaga. They tried their best also na matulungan din ako ng, para magkaroon kami ng Bible study. So ngayon, binigyan ko sila ng one plot. Mm-hmm. One plot. So ngayon, hindi yung dahil sa akin, binigyan ako ng pabor kung hindi. Dahil nakikita ko yung kabutihan nila, yung good character nila, yung Christian life nila, kaya ako nagbigay free. Yeah. Oo. Sa katulad nito kay Abraham, nakikita nila ang good testimony, inoferan siya ng maganda. Amen. Ganun ba? Mm-mm. Kay iba, naka-receive ba kayo ng pabor sa iba dahil hindi dahil sa inyo, dahil nakita nila si Jesus sa inyo. Eh, siyempre, maraming beses, Pastor. Mm-hmm. Maganda. Kahit... lahat tayo. Mayroon tayong mga nakukuhang maganda. Mm-hmm. Alimbawa, katulad nung alam niyo naman, ang pagpunta sa Amerika, dadaan ka sa butas ng karayom. I'm sure, eh, na-experience yung lahat yan, di ba? Mga time na madami kang dadaanan, madaming proseso, di ba? May isang bagay na, may isang pagkakataon, paalis si Minnie 2008, papunta dito. Mm-hmm. Kailangan namin daw pumunta doon sa Department of Foreign Affairs, blah, 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 dyan sa Maykirino. So, punta kami doon. So, ang dami requirements. Ipaalis na siya. So, we're asking favor kasi wala na kami time eh. Mm. So, we're asking favor from God. Pagpasok ni Minnie, guess who? Kung sino yung officer doon. Dati kong estudyante. Mm. Yeah, talaga. Approved. Praise the Lord. Diba, nakita yung apelido ko. Giwa? Ano? Uh-huh. Sir Jeff. Oh, yun na. Asawa ko po. Boom! That's favor. Alam mo yun? That's favor. I mean, favor. Dahil ba, ano, sikat ka, whatever. Nagkataon lang, dati kong sadyante yun. So, eh, mahirap po, mahirap yung proseso na yun, matagal eh. Mm-hmm. It will delay you talaga. So, just ano, minutes lang, tapos yung proseso. Di ba? Okay na to. Sabi niya, kilala ko yung asawa niyo. Okay, same. So, kumbaga, magandang, ano, magandang, ang daming minsan libre, madaming privileges, pabor, na nakukuha tayo hindi dahil sa atin, dahil sa pinaproclaim natin na tayo ay para kay Kristo. Diba? Praise the Lord. Praise the Lord. O binanggit doon, sabi sa verse 7, then Abraham rose and bowed down to the Hittites. Ano naman yun napapansin niyo doon sa ginawa ni Abraham na yun? Ba't niya naman kinakailangan gawin yun? Eh, tinawag na siyang Prince of God among us. Sa verse 4, tinawag siyang, ikaw ay prinsipe ng Diyos na nananahan sa amin. So, huwag ka nang magbayad. Sabi niya nun ni Ephron. So, sabi ng mga Hittites, pagdating sa verse 7, imbis na, ganun ba? Ako ba, prinsipe pala ang tingin niyo sa akin, ha? O sige, bigyan niyo ako ng isang libingan na libre. O madami pa ako mamamatay na tauhan. Bigyan niyo pa ako ng mga libreng na libing. Iba-iba mapagsamantala. Pero ano napansin niyo kay Abraham? Sabi doon sa verse 7, Abraham rose and bowed down to the Hittites, the people of the land. Sabi niya, if you're willing for me to bury my dead, listen to me, sabi niya. No, give me the cave of Machpelah that belongs to him, blah blah blah. So bakit siya nag-bow down? Inaangat na siya, nagpatira pa. Bakit sa palagay niyo? Appreciation. Thank you. Way appreciation, yes. Nag-appreciate siya, papasalamat. Ano pa? Ano pang reason ba't siya nag-bow down? Humility po. Exactly. Humility. Diba? Nasa posisyon ka na, humble ka pa. Mm-hmm. Kasi diba, anong sabi? Ano yung prinsipyo sa Biblia? Ang nahuhuli, sabi ng Diyos, ay mauuna. Ang nauuna, ang nagpipilit mauuna, sa salita natin ngayon, ang bida-bida, ilalagay sa huli. So, ang moral lesson, wag kang bida-bida. Dapat magpakumbaba, kahit na inaangat na yung pangalan mo,
kahit na ikaw na yung malaking factor, bakit may mga pangyayaring maganda sa paligid mo, kahit na nakikita nila yung buhay ng buhay mo ay naaayon din sa sinasabi ng Diyos, maging Abraham tayo, matuto pa rin tayo magpakumbaba, di ba? Kaya nga maging aral sa atin to bilang simbahan, hindi porke umuunlad tayo, dumadami tayo, lumalago tayo, ay magyayabang na tayo na ang galing-galing talaga namin, ano, kasi puro kami pogi tsaka maganda kaya kami dumadami. In other words, Pastor, we maintain our integrity. Amen. We don't take the glory. As workers of God, we make use the principle of John the Baptist. Yes. Yung po yung principle ni John the Baptist, pag magmi-minister kayo, huwag niyong kakalimutan. Sabi ni John the Baptist, may I decrease and may he increase. Ito yung time po na sikat na si John the Baptist. Ha? Sumusunod yung mga tao sa kanya. As in, popular na evangelist siya. At nag-deep na siya, nagbabaptize siya sa mga tao. So sabi niya, may I decrease and may you increase. Na hindi mo ako karapat-dapat matawag na tagahawak ng sandals mo. So wag papasok sa utak natin yung success. Wag papasok sa utak natin yung parang mas magaling tayo kaysa sa ibang simbahan. Hindi. Baga, lahat ng ito, mo natin, pagpapala lang ng Diyos. Di ba? Ginagamit tayo, sumusunod tayo, may resulta. Ganun lang naman yun eh. So patuloy tayong sumunod sa pagpapala niya sa kanyang mga utos sa atin. Oh. Oh. Okay, Pastor, balik ko sa iyo. Sorry. Okay. Oh, dahil ko eh. Pastor, lang ako ng comment, Pastor. Ano, sige pa. So in spite of his riches, Pastor, saka yung status niya, hindi siya nalasing sa kapangyarihan. Amen. So he remained humble and it showed na kung talaga siya a good man, a God-fearing man. That's why he was called So, ibang Abraham to, no? Parang Abraham 2.0 eh. Kasi si Abraham noon, makasarili eh. Oh, Pastor, takot. No, takot. Bebenta ba naman yung asawa dalawang beses? Twice. Complete change, Pastor. Parang 180 degrees ang nangyari sa kanya. Yeah. You turn around. Hindi 360, ako, 180. Which is a reminder for us na kahit gaano tayo kamali ang pag-uugali nung unang panahon, kalimutan mo na yon, bago ka na ngayon. For you are a new creation. The old has gone, the new has come. And there is no condemnation in Christ Jesus. Tandaan niya. Ikaw, ganun ka naman yun. Noon pa yun. Binago ka na ng Diyos. Iba ka na ngayon. Hinugasan ka na. Banal ka na. So, mabuhay ka ng banal. Huwag mo na isipin yung nakaraan, tapos na yun eh. Pag binalikan mo pa yun, wala na mangyayari sa'yo. Diba? So, go ahead, Pastor Bong. Okay, Pastor. Sa ending na tayo, no? So, afterward, verses 19 to 20, afterward, Abraham buried his wife, Sarah, in the cave in the field of Machpelah, near Mamre, which is at Hebron in the land of Canaan. So the field and the cave in it were deeded to Abraham by the Hittites as a burial site. So, ayun na, Pastor, yung ending. Mm-hmm. So, yung parang ang napansin ko rito, ayun nga yung napag-usapan natin kanina, documentation ng property na hindi lang yung salita, kundi yung nabanggit ni Tita Faye kanina na kailangan may papel pa rin. Mm-hmm. Ito nga, deeded na para legal ba yung transaction. So, I want to say iba, Pastor, yung ibang kasama natin kung anong insight nila rito. Ano masasabi nyo? Kailangan, kasi nga, di ba, sabi natin kanina, importante sa kanya si Sarah. At alam niya, time will come, magiging kanila yung area. Dahil pinangako sa kanila ng Diyos eh. So importante, pwesto niya si Sarah doon. Nandun yung labi. Diba? So, ayaw niya na pag nagkaroon ng gera, tapos kukunin ng iba, at least kanya yon, igagalang na, teka, sa kanya, nabili niya yan.
diba? Deeded, kumbaga, may deed of sale, kumbaga, parang ganun. So, ang nakikita ko lang doon, yung malaking importansya niya para kay Sarah, diba? Na hindi pwedeng mapapariwara yung bangkay mo. Parang ganun. Malaking, talo na tayo sa mga Pilipino. Ano tayo sa bangkay? Kumbaga, pinag, talagang nirerespeto natin eh. Diba? So, oh, kayo, ano man sabi niyo doon na bakit importante na lahat ng bagay din na document, maayos, mga pinaghahandaan. We learned a lesson. Go ahead po. I think si Abraham, nag-mature na siya eh. Nagkaroon na siya ng, sa dinami-dami niya ng dinaanan na pagsubok sa kanya, and God never leaves him. So, parang naano na rin sa kanya yung material. Saka, blessed na siya sa dami ng material. So, hindi na siya nagkaroon ng parang yung kumuha pa ng iba, ng mag-angkin pa ng iba na libre. So, mm-hmm. parang nakita niya na it's time to ano, kasi matanda na siya eh. And then, yung bumili siya ng lote kay Sarah, kasi alam niya na gusto niya rin magkaroon ng sarili niyang yung kanya. Hindi yung kanya ang buong Israel, sabihin natin. Pero yung masatawag, yun ay bigay ng Diyos. Mm. Yung ang gusto niyang makita doon, yung kanya na para sa pamilya niya. Yeah, pamilya niya kasi yun eh. Kumbaga, mahal niya yung ililibing doon eh. Oo. Yeah. Para sa pamilya niya lang. Hindi lang naman siya, tsaka yung si Sarah ang ililibing doon eh. Mm. Parang may uuwian sila. Mm. Parang may babalikan yung mga anak niya sa doon. Gaano ba ka-importante sa buhay ng tao yung kumbaga responsibilidad, no? Responsibility na ito, sa'yo to, dapat documented, kumbaga may deed, kumbaga, or you are legally responsible for this or that or something. Kumbaga, parang example, halimbawa, last year, naalala ko lang bigla, we decided, kasi dati, huh? For 35 years, no? No, sorry, 1994-95. So, for 25 years pala. Kasi 1984 tayo naging church. Tapos 1994-1995, sumali tayo sa MCB. Ano ibig sabihin ng MCB? Ang MCB ay multi-congregational board. Or ito ay, ibig sabihin, nagsama-sama yung iba't ibang simbahan. Kasi dati ang may-ari lang yan is district at the same time yung English Church na nagsimula noong 1895 pa. Pero ngayon, noong 1990s, sabi, sumali na kasi madaming immigrants eh. Sumali na ang Korean, ang Spanish, ang English, at Filipino. So itong apat na kongregasyon na to ay naging may-ari, owner ng yung LA First ngayon, yung church na yan. Pero noong 2020, no, after 25 years na part tayo ng MCB, tapos 35 years na tayo sa ministry, nag-decide tayo to leave, umalis tayo sa MCB. No, kumbaga, and then we became a church na independent, no. Isa sa mga reason natin doon, hindi lamang dahil pandemic, alam mo, hindi lamang dahil sa ano, isa sa mga main reason natin doon ay yung legal responsibilities. Alam mo, kasi meron tinatawag na legal responsibilities na, for example, may nadulas doon, ang idedemanda doon yung apat na senior pastor. Eh ngayon, since renter na tayo, hindi na ako kasali. Ganun lang kasimple. Nakita niyo yung responsibilidad, yung legal responsibility. Ganun yung sinasabi ni Tite Fe kanina na dahil sa oral, malaki yung na-lose doon sa father niya. So, in everything na pagdadaanan natin sa buhay, kailangan maayos. Kailangan, kumbaga, nasa tamang channel at document natin maayos para hindi tayo napapahamak. Ganun si Abraham mag-isip. Ayaw niya mapahamak someday yung mga anak niya, yung bangkay ng asawa niya, o pati siya na maring ilibing din doon pagdating ng panahon. In fact, si Joseph nga inilibing din. Kumbaga,
ayaw, gusto niya na, nakikita niya yung future eh. Visionary siya eh. Ayaw niya ng problema. Kaya pinipilit niya, hindi, babayaran ko to. May pambayad ako, kumbaga. Gusto ko akin to, bibiling ko to. Hindi dahil sa mayabang siya. Gusto niya lang maayos. So tayo rin, pangipag-deal sa buhay, dapat maayos. Documented. Tapos, tintupad natin yung responsibilidad natin. No, dahil tayo ay ano, representative ng Diyos eh. Imagine nyo, halimbawa, eh kaya nga ako ang pastor na hindi ako pumapayag ng ano eh, what they call this? Yung mga pyramiding ano, scheme. Hindi ako pumapayag. Networking in a sense na legal, wala namang problema. Basta legal. Pero may mga pyramiding scheme na bigay ka ngayon tapos malaking matatanggap mo bukas. Kumbaga, tapos sasabihin sa akin, pastor, basta upline ka lang, wala kang gagawin, endorse mo lang kami, pa-meeting ka. Tapos after na meeting, batiin mo lang sila, labas ka na dyan. Kasi sa totoo lang, madami na nag-alok sa akin. No? Nung kahit hindi pa ako pastor ng LA First, pastor pa ako sa ibang simbahan, madami na ako na experience na inaalok ako na all you have to do, call them kasi makikinig sila sa iyo eh. Tapos salita ka lang, bati mo sila, "Hi, kamusta? Pakilala ko nga pala sa inyo. Ito po si Brother Norberto Pagyo. Meron siyang i-discuss sa inyo na importanteng bagay." Tapos alis ka na, pastor. Kami nang bahala. Oh, pagbalik mo, lahat 'yon downline mo. Kada linggo kikita 'yan ng 150, 200 patong sa iyo, papasok sa iyo, cheque, pastor. So wala kang kahirap-hirap, makakabili ka ng bagong motor. O, di ba tempting? Di ba? Pero bilang pastor, hindi mo naman napoproteksyonan ng tao mo. Kasi tinawag kang shepherd, protector ka eh. Di ba? So dapat, responsibilidad mo yun. So ganun si Abraham. Responsibilidad niya yung mga tao niya. Alam niya kung saan ililibing, alam niya kung ano yung tamang pakikitungo. So ikaw din, bilang magulang, responsibilidad mo yung anak mo. Hindi mo siya ipapahamak. Di ba? So ganun din sa simbahan. If we really care about each other, hindi natin nahayaan makapasok yung mga ganitong elemento. Pwede makasira sa maraming tao. Pwede maghirap kasi ang isang pamilya dahil sa panloloko eh. Alam mo yun? Posible yun na mabenta niya yung kanyang bahay, kanyang kotse, tapos maging, dahil na dito sa Amerika, pwede ka maging homeless dahil naloko ka lang. O hindi ka pinoteksyon ng pastor, inuna niya yung kanyang pansariling, ay, yayaman ako eh. At total, ang preaching ko linggo-linggo, sakto naman, prosperity preaching. Di ba? Blessing upon to you. Di ba? Oh, so, yari na. Di ba? So, alam mo yun, dito pinapakita yung pagiging selfless na ni Abraham. Dati selfish, di ba? Kung ano yung makukuha niya, paano niya puproteksyon na yung sarili niya. Dito, ibang-iba siya eh. Talagang humility, papakumbaba, bumibili. Di ba? Yung mga pulis sa atin, hindi naman nagbabayad ng jeep yan eh. Kapakita lang yung badge. Oh, pulis ako ha. Wala nang bayad. Di ba? O kaya makikimerienda. Oh, pulis ako ha. Lista mo na lang sa hangin. Di ba? Dito, si Abraham, in authority, in fact, tinawag siya na ano? Sabi sa kanya, Prince of God among us. So, ang taas na nung level na yun. Pero hindi niya ginamit yun. Kumbaga, lumaban siya ng parehas. So, dun, dapat matuto tayo. Maging maayos tayo sa pagkikitungo, lalo na sa mga legal na kaparaanan. Maari din. Nag-matured na si Abraham. Amen. Kaya mag-matured na rin tayo. Matured. Takeaway, Pastor Bong, pa-takeaway na tayo. Alam mo naman, pagka tayo mga Pinoy, pagkatapos kumain, nabusog, magbabalot. Kaya... Basta may isa pa akong papasok na kwan, ano. isang topic related dito. Binary ni Abraham si Sarah sa kwan, ano. So, nabili niyang kay relevance ngayon about ang tawag dito? Yung instead na ililibing eh, i-cremate na lang. Anong effect na impact ng pastor sa Christian, anong stand ng Christian doon sa cremation?
Kasi pag tinignan natin sa mga kapatid nating Muslim, pag namatay sila, ang kanilang kostumbre, pagkamatay na pagkamatay, dapat ilibing siya within 24 hours. Libing sila, binabalot sila ng puti, nililibing sila. Tayong mga Kristiyano, kanakalakihan naman natin, may tinatawag pa nga tayong Catholic cemetery, di ba? Hindi ka malilibing doon pag hindi ka binyaga. Hindi mo na kompleto yung seven sacraments, hindi ka malilibing doon. Kaya kung naalala niya yung nobela ni Jose Rizal, hindi na libing doon yung tatay niya. Di ba? Naalala niyo, kagalit na galit si ano eh, si pangalan niya, si Crisostomo Ibarra eh. Dahil hindi pinayagan ni Padre Damas yung ilibing yung tatay niya doon sa Catholic cemetery. Ang ginawa sa tatay niya, tinapon sa ilog. Anyway, hindi sinunog. Hindi. So ang ano doon, ang kostumbre natin mga Katoliko, ganun no, nililibing. And then came here the new new age in a sense na bagong modern times, no. May mga rason bakit ginagawa ang cremation na naging katanggap-tanggap sa mga Kristiyano, Katoliko, Iglesia ni Cristo, or na gano'n kung sino pa man. At naging uso dahil ginawa ng mga sikat na tao eh. Di ba? So yung mga sikat na tao nga nagpa-cremate, so naging uso in a sense. So may factor yon. Pero one top factor is economic reason kasi mas mura ang cremation. Diba? Pangalawa, ginagawa naman ng mga sikat, ng mga artista, ng mga influential, celebrity, di gawin na rin natin kasi ba't sila ginawa nila? Diba? Now, pangatlong reason, pagdating ng panahon, November 1, di ka na pupunta ng ano? Nasa bahay mo na, nasa sala, pag wala ilalagay daw sa kusina, baka mapagkama lang iced tea, matimpla. So dapat mayroon pang iba nilalagay nila sa ano eh, sa may ano nila, kwintas. Pastor, diba? Kami nasa kolumbaryum. Yun, iba nasa kolumbaryum. Pero maliit lang yung space na kailangan. Yeah. At isang parang lang cabinet lang. Yeah, maliit lang yung amount, di ba? Yeah, so, 2,000 a year. Oh, mura lang yun. Kumpara sa, kasi pinag-uusapan nga natin kanina, pagkalipas ng mga 30 years, 50 years, wala na yung anak. Apo na lang. Hindi na intindi ng apo. So, hindi na nababayaran. Ang gagawin, uhukayin yun para iparenta sa iba yung space. So, yung patay, 2,000? Wala na. 2,000 pesos po kada buwan, kada taon para rent sa space ng columbarium. Doon po yung abo nung, ano, nung namatay. So, madami pong mga reasons. Economic, cultural, di ba? So, madaming reasons. Pero ang pinakamahalagang tanong, katanggap-tanggap ba 'yun sa ano sa Biblia, 'di ba? Parang ganoon. No. So, wala naman po kasing nabanggit na sunugin, okay? Madalas mabanggit sa Biblia dahil nga kostumbre ilibing. Naalala niyo si Lazarus after ilang days namamahu na pinalabas ng Panginoon. Even si Jesus was put in a tomb, 'di ba? So ibig sabihin ang kostumbre ay nililibing. Pero this is a cultural matter, no? Hindi sinasabing spiritual matter. Pero dahil nga nakasanayan, no? Kumbaga, spiritually, ginamit din siyang metaphor na after 3 days, babangon muli ang Panginoon. So, anyway, nakagalian na natin culturally, historically, and biblically na ilibing, no? Pero what if kung sinunog ko yung tatay ko at nilagay ko sa kolumbaryo o nilagay ko doon sa ibabaw ng TV namin. Ako ba 'yung nagkakasala? 'Di ba? 'Yun ang unang tanong kasi, 'di ba? Pangalawang tanong, paano na 'yung tatay ko pagdating ng rapture? Diba? Kasi paano ko nagpa-request pa? Itapon mo ako sa Malibu. Punta ka sa Santa Monica, tapon mo ako doon. O kaya tapos 'yung kalahati, dali mo sa Malibu, tapon mo ako doon. Yung kalahati, dahil lumaki ako sa bandang Ilog, Pasig, tapon mo ko doon. So, paano na pag nag-rapture, di ba? So, madaming tanong. No? Una, sagutin natin yun. Paano pag nag-rapture? Una-una, paano rin naman kasi yung mga namatay sa sunog? Di ba? Ang daming namatay sa sunog, di ba, na tao. So, parehas lang din yun ang cremate, di ba? So, ibig sabihin, kung Kristiyano ka, namatay ka sa sunog, o Kristiyano ka, na-cremate ka,
eh hindi naman imposible sa Diyos mo na mag-integrate uli yung body mo at buuin niya yan. Diba? Eh, salita nga, nabubuo yung langit eh, at saka lupa eh. Salita niya lang, nabubuo yung mga hayop, yung mga bundok, yung mga ulap. Na salita lang ng Diyos yun. Ha? Diba? Ganun siya kamakapangyarihan. So, hindi posible sa kanya na kahit yung kalahati ng abo na punta doon sa Ilog Pasig, yung kalahati na sa Santa Monica, eh, pagdating ng rapture, magsasama-sama at mag-i-integrate yun at aangat ka sa langit. So walang concern 'yon, walang problema. Sa tingin ko, biblically if you look at it, 'di ba? So, kasalanan ba na sinunog mo yung anak mo or magulang mo, kinremate mo? Paano mo naman magiging kasalanan eh, hindi mo pwedeng patayin yung patay na? Paano 'yan? Kasi patay na 'yun eh, 'di ba? Inilagay mo lang siya sa isang sitwasyon na kumbaga manageable, parang ganun. O ngayon ang tanong, okay lang po ba sa ating mga Kristiyano na magpa-cremate? As far as I'm concerned, according from our denomination, as far as I interpret the Bible, there's nothing wrong na magpa-cremate. Ngayon, ang tanong, eto, ikaw ba, Pastor, pag namatay ka, ano bang gagawin mo? Papa-cremate ka ba? Papalibing? Pinag-usapan na namin to. No, I preferred na ano, na ilibing. Preference ko lang naman yan. Pero hindi ako against na, halimbawa, economically or wala na silang time or whatever. Sila na, wala na akong pakialam din. Eh. Sila na, body ko yun. Sila na naman ang magmamanage yun. Eh. Yung asawa, yung anak, o kung sino man magmamanage. I leave it to them. Pero since tinanong nila ako, I preferred, kung may pera pa kayo, edi ilibing niyo ako dyan sa forest lawn. Di naman ako mapilit. Tabi ni Michael Jackson, wala naman problema sa akin. Kasi may economic reason eh. Ayaw naman natin pahirapan yung naiwan eh. Sa totoo lang, ang nakakaiyak, yung naiwanan, hindi naman yung namatay. Kasi namatay, pumunta ng langit, nakangiti na nga yun eh. Masaya yun, dalakita niya ang Panginoon. Pero yung namatayan, masakit, nawalan ka ng asawa, ng anak, ng magulang. Taiwanan ka pa sa bulsa. Ng utang. Yeah, sa bulsa. Ang mahal mamatay ngayon eh. Sa totoo lang. Diba? So bakit masisisihin yung tao na economically they preferred na i-cremate yung tao, diba? Hindi naman nila pwedeng patayin yung patay, diba? So kahit Tita LB, may sinasabi ka? Tinuturo ka na ni Pastor LB, LB ang narinig ko eh. Para pinag-uusapan nyo dyan kung sino mao mo. Sige po. No, ano raw ikaw? Hindi po kasi, nasabi nyo po na you prefer na ililibing. Ganun din naman po yung sinasabi ko. Gusto ko rin ililibing. I don't want to be ano. Kasi namatay ka na nga, ilalagay ka pa dun sa pagod. Ang init-init pa dun. Ililitsyon ka na naman po. I prefer po na ano na... na ililibing. Okay, kasi sa akin naman, as much as possible yung ano, sabi nga even in your death, there's a dignity na they will ano yung give honor, proper burial at saka ano, yung meron pa rin dignidad. Kaya ginawa ni Abraham yon because not only in life but even in death, no? Mm-hmm. As if na yung ginagawa niya is kasi sabi nga ng Panginoon na in everything that we do, either eat or drink or anything, we must do it for the glory of the Lord. Mm-hmm. Even though it costs you something, kahit na merong kang ano yun, it will ano ba yung cost na Tagalog? Magagastusan. Oh, meron ka mang magagastusan. Like King David, di ba? Na when they offer him that threshold in Arna, na sabi niya, I will not offer anything to my God that cost me nothing. Amen. So as if yung burial ni Sarah, as if a form of worship before God na yung ginawa niya na honoring her sa harapan ng Panginoon. So yun nga, yung sabi naman ni Pastor, because of
economic situation. No? Situation o yung dahil sa kahirapan ng buhay. And you cannot afford to pay $35,000. Oh my goodness. Eh siguro sige, sunugin niyo na lang ako. Tapos eh wag niyo lang akong gawing kape. Sabi ni Pastor, baka magawang ano eh tea. Yun lang siguro yung ano inaano doon na even in debt, no? Even in debt na you give them honor. Yun nga na and speaking of pastor na giving honor to whom honor is due, what if naman your spouse or your parents wanted to be cremated? So you need to honor that also. Yes. Kasi halimbawa sa aming mag-asawa, nung tinanong niya ako, anong gusto mo? I preferred sana no na burial. Pero kung economically medyo ano, di okay lang naman sa akin. Wala na akong concern doon eh, dahil nasa langit na ako eh. Naglilinis na ako ng mansion ko doon. So, nung tinanong ko yung misis ko, tinanong ko si Minnie, sabi niya, she preferred cremation. Mm-hmm. So, I will respect that. Sa loob-loob ko, o di makamura ko. Joke lang. Malaking tatay, insurance matatanggap. Yung tatay ko rin po, tinanong namin. So, sabi ng kapatid ko, opa, pagkasakasakali, ano ba gusto mo? Gusto mo ba ng cremation o gusto mo ba ng ano, burial? Sabi ng tatay ko, nako, ibalot niyo lang ako sa banig eh, para walang ano, tapon niyo ako sa ilog. Mga biro-birong ganun. Yeah. Pero seryoso, ang gusto niya, ilibing siya. Yeah. Sabi ng kapatid ko, nako, kamahal-mahal ang palibing ngayon. So ang dami niya na sinabi, di ba? So be it, kahit mahal, yun ang huling bilin niya. Magpo-provide ng Panginoon. Yes. Igalang natin yung gusto niya, 'di ba? And then let's see. Kumbaga, kaya nagbitaw ang salita, sabi ko, so be it. But that will happen, yung request mo. 'Di ba? May pera ako, wala, that will happen. Kasi ano 'yan eh, ginagalang ko yung request mo, parang ganoon. Yung ninanay ko naman, iba rin. Gusto niya naman cremation. So be it, mas matipid ka. Okay 'yan. Kumbaga, kumbaga, kung ano yung gusto mo, gagalang ko dahil yun yung gusto mo eh. Yung gusto mo kung paano ka umalis sa mundo na to, wala ang problema. Diba? Pastor, may dagdag lang. Kasi Pastor, di ba sa atin, talagang gusto natin ilibing. Kasi di ba gusto natin mga kamag-anak for the last time makita yung katawan natin. Di ba ganun? Mm-hmm. Ako po, ayoko. Para matatanda. Ganun kasi sa atin eh. Di ba? Yeah, ako kasi I preferred naman, sinabi ko rin kina Kled, takpan niyo na lang yung ano, yung isarado niyo yung casket. Tapos I want people to remember me na tapos i-plug in niyo lang kasi kung meron man lamay, kung uso pa ng panahon na yon. I-play niyo na lang yung mga preaching ko para at least yung naglalamay baka sakali may maborn again pa ako doon. Adi naka-take one pa ako for Jesus, di ba? I mean, I'm sure papanoorin nila yan dahil namamatay, patay ka na. Kung baga, somehow magiging kasi di ba pagpatay ang tao, naging interested tayo. Kasi rin yun, tumataas yung sales ng mga ano, yung mga pelikula ng mga namatay na tao, pinapanood ulit. Di ba? Naalala ko, namatay si Rico yan. Umiiyak kami ni Minnie, pinanood namin uli yung Got to Believe in Magic. kasi nalungkot kami, batang-bata na matay eh. Di ba? Parang, alam niyo, parang nagkakaroon tayo ng interest na namatay. So naisip ko, time will come, kung walang interest sa akin ng tao ngayon, since nakalagay dyan yung kabaong ko, sabi ko kay Clet, yung sa TV o yung projector, i-play mo lang, total, nasa YouTube naman yung playlist na sermon ko eh. Baka sakaling may maborn again pa. At least doon ka maalala. I don't want to be remembered sa itsura ko noon. Dahil siyempre, hindi na maganda itsura mo noon. Di ba? Dahil patay ka na. Pero I want to be remembered as a person na who ushered people no to Jesus Christ. Parang ganun. So, yun lang. Kumbaga, yun yung mga ano natin, mga request natin. Eh. Di ba? Wag, ayoko. Magnalit ng kilay. Ano yan, Brother Aldi? Papamikapan niya raw ako. Papaana? Pamikapan niya. Papamikapan. Sabi mo, ayoko nga man. Ay, display pa yung patay na. Hindi, naalala ko si Tita Juicy na namatay si Tita Juicy. Naalala nyo? Ang request niya, di ba, hindi na siya makita. Kumbaga, naka-close na yung casket niya. Naalala ko yun eh.
Request. Yeah. Si Tita Juicy, maganda yun eh. Naalan si Tita Juicy? Ah, oo. Ni asawa ni... Pero nakabukas pastor ha, di ba? Hindi, nung last part na, na ano, hindi na... Kasi nung dumalaw tayo, nakabukas pa eh. Hindi na ano, hindi na, kumbaga, she wanna be remembered as, you know, so na ano. Kasi, minsan kasi, kasi siguro kostumbre lang natin yung gusto natin tinitingnan yung patay, di ba? Yan naman, Lina. Sa akin, dapat tumitingin sa patay. So, kasi gusto ko maalala yung tao na kaibigan ko na ano, ay, nalika, ay, Josie. Ayoko maalala yung tao doon sa kalagayan niya ngayon eh. Lumalo na, nag-cancer, nagpakalbo. So, gusto natin makipaalala yung tao na bilang kaibigan natin. Relatives ko ako. Ay, kaso nga. Take away. Take away. Oo, balutin. Okay, cremate na. Sabi ni Alvin, hindi huwag daw take away kasi kay PD yun. Take home daw. Take home. Take out. Parang mas sikat sa ating mga Pilipino. Take out. For dine-in or for take-out? Ako, pastor, take-away. To go. Anong to go nyo? To go. Pastor, ako, take-away. Sige po. Pastor. No doubt, to go. Naalala ko, pastor, kasi nung bata pa kami, ang father ko, kasi father ko, lawyer, ang biri niya sa amin magkakapatid, every time natatanggap kayo ng dokumento o kahit anong importante, parating yung i-date. Date nyo. Kaya lumaki kami hanggang ngayon, nasanay ako mas sa office. Lahat na natatanggap po dinidate ko. Kasi kagaya pastor, nung early year nito, nagbenta kami ng property sa Pampanga. Ang dokumento namin way back 1929, buhay pa. Wow. Kasi minana namin sa lolo namin yun eh. Pinana namin sa daddy ko. So naibenta namin. Kung yung mga papeles na yun, hindi namin na documented, tsaka walang date. Hindi namin mapoproduce. Kaya nabenta ng maayos. Kasi nalalam, tatanungin lang sa munisipyo sa Pampanga, anong date? Lahat, titingnan lang nila sa record. Yeah. Kaya importante lahat, i-date natin. Yeah, mayroon tinatawag kasi sa bawat munisipyo yung assessor's office. Mm-hmm. Nandun yung mga mapa, nandun yung mga date na binili. Kaya hindi kami nahirapan. So pag nawala mo yan, at nautakan ka ng mga mayayamang land grabber, tapos ka na. Totoo yan. So, importante talaga. Yeah, importante yan. Ang... Maging Abraham tayo pagdating doon. Totoo. Kaya hanggang ngayon, dala ko yun. Nagtataka sila sa office, bakit ikaw parating ka nagde-date? Natanggap po lang ganito, date. Ano sanay kami sa ganun? Ako naman, kaya ako sanay sa ganun. Naintindi ako si Tita Faye. Sa background ko, dati kong trabaho, kumbaga, importante ang documentation. Yeah. Oh, kasi madalas akong nag-a-appear doon sa may Banawin, Department of Labor. Kasi yung kaso eh, dati akong HR manager. So yung kaso, kung wala akong document na ipapakita, talo ka. Babayad ka 100,000, yung kumpanya, yung babayad ng kalahating milyon. So labanan ng documents yun. Diba? Yeah. So, sabi nung ano nung empleyado, tinanggal po nila ako kasi wala naman akong ano eh, wala naman akong ginawang masama eh. Kung wala kang document na lagi siyang late, lagi siyang absent, mababa yung performance appraisal niya. Yari ka na. Illegal termination ka. Bibigyan ka kagad ng penalty, sandaang late. Ibibigay ka sa tao. Biro mo nagsinungaling na kumita pa. Okay. Kaya kagaya pastor sa Asian Pacific, pagkukunin ko yung record ko kasi every 3 months nagba-blood test ako. Kunin ko lang yung record ng blood test ko. Anong date mo kayo nagpa-blood test? Alam nila kung anong date. Hindi na sila nahihirapan nag-research. Yeah. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Ang uso nga ngayon, di ba? Yung COVID. Yung ano nyo, yung card. Dapat lang dala-dala mo sa ano mo, sa kotse mo or sa ano. Dahil minsan, di ba? Hindi mo masasabi ang panahon na ngayon dinidistinguish nila na kung sino yung kakain, lalabas o whatever, di ba? So sa Pilipinas yun, hindi naman dito. Mm-hmm. Pero document is very important. Tama yun. Pagiging responsible na Abraham gawin natin. Tama. In-own niya yung responsibility. Kumbaga. That's a good Christian trait. Anybody? To go. Oh, balutin mo ako.
Life is short, Pastor. Life is short. Kailangan ano, gumawa tayo ng tama at yung ikakalulugod ng Panginoon. Hindi na tayo mababata. At Tita Amy, hindi mahirap kumputin, di ba? Oo. Si 120 lang naman binigay. 120. Ba't ka magkukumpute hanggang 240, 300, 500? Hindi ka naman naabot dun, di ba? So, kung halimbawa, ang edad mo ngayon ay 20 anyos, o di may 100 taong ka pang paghahandaan, hatiin mo na yun, gumawa ka na ng planong gagawin sa'yo ng Diyos. Di ba? So, kumbaga, mabuhay tayo sa katotohanan. Hindi yung sabihin natin na, kumbaga, hindi, mahaba pa ang buhay mo. Di ba? Eh, meron nga, 15 anyos na mamatay. Yeah. Leukemia, hindi natin masasabi. Di ba? O kaya, healthy. Galing sa gym, nasagasaan. Healthy yun na. So, di ba? Hindi natin masasabi ang buhay. Di ba? Si Kobe Bryant. Di mo, si Kobe Bryant. Ano kabata-bata. Yeah. Ano yan? Maga na? Kaya sabi ni Mino, minum na daw kayo ng Coke. Labo ng ano man ito. Ng payo. Coke adds life. Coke adds life. Coke adds life. Okay, to go. Sino pa? About mga Anastasios, anong to go niya? Yan po yung humility ni Abraham na kahit na po mataas po siyang leader po siya ng isang buong tribe, nag-bow down pa rin po siya sa ano kay Ephron para bumili ng lupa. So kung katosin, alam po niya na malakas po siya kay God. Pero ano pa rin, nagpakumbaba pa rin siya. Mm-hmm. Which reminds me of Pastor Bong, naalala ko tuloy yung anniversary. Nagbigay po kayo, Pastor Bong, remember kay Pastora Tin nung gitara. Nasamantalang anniversary po yun eh. Very class act po. So, yeah. Very memorable po yung humility act po na ginawa niyo sa akin, naalala ko po lagi. Kasi anniversary yun eh, madaming tao. 169 ang tao doon. Ang sarap sana magbida-bida, di ba? Totoo lang, ang sarap magbida-bida. Pero kita mo yung humility ni Pastor Bong, di ba? Kaya nga, nice po talaga ako doon. Yeah, mapapansin niyo, hindi naman kami ang nanguna doon sa harapan dahil ayaw namin mapunta yung glory sa amin, no? Sa aming mga pastor. Now we just allow Pastor Greg to kumbaga to do his thing, no? Kumbaga, kasi ayaw mo kasi minsan ano eh mapapansin na ipapasa sa iyo yung glory. And that's a good, sabi, I agree with that. That's a class act. Na bihira mo makikita sa mga ganun tao, di ba? Ako para sa akin si Kuyang, no? I mean si Pastor Bert, he's older than I. Si Pastor Bert, he's ordained. I'm not yet ordained, fully ordained. District license lang ako. Alam mo 'yun. So pero sabi ng Panginoon sa kanya, magbigay daan ka kay Pastor Jeff at siya ang magli-lead. And he's very humble. You know? Sabi niya sa akin, Pastor Jeff, come in, I'll support you all the way. And that's what has been happening now. That's why we have a good working relationship. Wala kaming ere-ere na, oh, nauna ako dito or anong walang ganun eh. That's class act para sa akin. That's Abraham, alam mo yan, humility, parang ganun. Kaya nakikita ko, Pastor, yung team ninyo talagang maganda. Kasi wala yung spirit of jealousy, wala. Wala yung spirit nga makipag-argue, makiaway, wala talaga. Panay, mga humble ang babae ng lahat. And even maganda, magandang team. Even Pastor Bong and Pastor Ray na matagal na sa simbahan, nauna pa sa amin nila Pastor Bert yan. Diba? They're very much willing na you take the lead, kaw tinawag ng Panginoon, will support you all the way. Yeah. Ay, ang babae na nila. We've been having successes because of partly may humility kasi may factor ang humility. Diba? That's right. Yeah. Sa atin, Pastor, ang isa lang pastor ang bida. Amen. Si Lord. Si Jesus. And, sa church natin. We work for His glory, hindi yung sa akin. Amen. So, we thank God for that.
Ang senior pastor natin si Jesus, no? Hindi tao. Mm. Kasi tao will just, people will just come and go. Right. But yeah. Jesus will remain forever. Amen. So, amen, amen. Si Sister Jasmine, meron ba? Copy paste na lang daw po. Copy paste. banda sa Pastor T, nandiyan ka pa ba? Baka meron ka diyang takeaway. Or si Brother Cones. Kung wala, lilipat tayo kay Sister. Ayan na, ayan na, ayan na. Hello, hello. Ayun. Meron kayong to go dyan. Di daw take away, sabi ko. To go daw, to go. Ako po, yung ano ko yung sinabi ni Pastor Bert kanina na Abraham gave honor kay Sarah nung binigyan niya ng proper ano burial. So, ayun, magandang ano po, insight yun. Kasi para sa akin, you know, hindi ko naman naisip na ganun pala yun, yung proper burial. Ang para sa akin, proper burial, yung basta may wake, yung ano yun, yung burol. Yeah. Lamay, mga ganun. Yeah. Memorial service. Oo, yung mga ganun, proper na sa akin. So, whether i-cremate or ilibing, kahit ano, parang ganun. Pero, yeah. So, ayun. So, napapag-isip tuloy ulit ako. Diba? Kasi ako, gusto ko i-cremate kasi nga, mura. Alam mo yun? Pero, wala. Nakasulat din po kasi sa ano. Diba? From dust, we shall return. Parang ganun. So, I don't know. So, yeah, kasi kahit i-cremate ka or ilibing ka, magiging dust ka pa rin naman. Hindi naman bagsak. Pero yung ilalagay ka nga sa living room or sa kitchen, parang gano'n. So, I don't know. Huwag nga lang sa kitchen, baka matimpla ka eh. Tapos nagtipid pa, nilagay ka pa doon sa empty na nesty ka. Milo. Oh, yeah. O nga, Ovaltine, mga Milo. Ayaw mo naman maitimpla. Di ba? Yeah. So ayun, basta yung ano, tama, yung proper respect niya dun sa wife niya. Na ano, ayun, at saka yung everything kailangan documented. Na tapos yung magandang example nga yung binayaran ni ano ni Abraham kahit na binibigay sa kanya ng libre. Pagay yung integrity niya, mga ganun. So, ayun. Exactly. Yeah. Ayun lang po. Amen. Amen. Meron akong tanong, Pastor. Apo. Yung naghanap si Abraham ng grave para kay Sarah, yung araw na yon lang nung namatay siya, what kung halimbawa dahil isang araw lang o 24 hours lang kailangan mailibing yung patay? What kung hindi niya siya pinagbilhan ng grave doon? So, sa akin, talagang necessary, very beneficial yung mag-prepare talaga for anything like that. Kasi kung sa last hour, maghanap ng place to bury, how sure are we na makakita ka kaagad or maybe makakita ka kaagad but pero hassle na malaki. Yung 24 hours po, mga Muslim po yun. Pero, Muslim? Pero ito one day yeah, daw, man. Pastor, ito eh. Apo. So, kumbaga, provision din ng Panginoon na pinapat sila sa ano, sa tao na hindi lang willing magbenta, kundi willing pa ibigay ng libre. Diba? Tsaka ilang beses po siyang lumuhod, ha? Hindi nag-bow down. Hindi po isang beses, dalawa ba o tatlo. Na kung baga talaga nangipag-haggle siya, no? Babayaran ko. Hanggang sa pumayag na lang. Thank you, tita. Okay, punta tayo sa ano? Sa... To go na? And take out ka? To go. Brother Alvin, kameron ka. To go mo. Brother Alvin. To go. Sasabihin ko na, hindi namang importante yung... Kung anong klase ng
paglilibing sa iyo, pwede cremation o iburol ka. Ang importante yung buhay na ginawa mo nung buhay ka. Hindi yung nung namatay ka, hindi wag mo nang problemahin yun, whatever na. Exactly. Hindi importante yun eh. Yeah. Ang importante kung ano nagawa mo sa buhay mo nung buhay ka. Yeah. Exactly. Exactly. I agree. Kaya ngayon pa lang, eh magtulong-tulong tayo na madami pa tayong matangay na kaluluwa para kay Jesus, di ba? Si Sir Lenlen. Ang napansin ko dun sa ano nung kay Abraham, naging respectful siya kahit kanino. Yes. Even sa last ng ano niya kay Sarah, pagkatapos niyang gawin-gawin yun, still binigyan niya pa rin ng ganong ng kumbaga honor o yung na yung body ni Sarah eh mailagay sa tamang palagyan. The same na God talaga si Abraham na maging kung paano siya naging ganon sa dami ng kanyang pagsubok, sa dami ng kanyang nagawang kasalanan na taturuan siya ng Lord na maging respectful sa lahat ng bagay. Amen. All about respect. Brother Darren. Sister Darren. Siguro, Pastor, ano, yung pagiging prepared ni Abraham. Kasi alam niyang hindi lang naman yung asawa niyang ililibing. Yeah. Masusunod pa na ililibing. So, yung siguro, tayong mga Christian din. When it comes din sa death, Pastor, alam naman natin na may tayong appointed ba na itinalaga ng Panginoon sa atin. Yun lang, preparedness lang talaga na alam natin kung saan yung patutunguhan natin. Ganun po. Amen. Exacto. So, paalala rin, ha, kapag sakaling may kunin si Lord sa atin, magtulong-tulong tayo. Tulungan natin yung pamilya. Hindi lang finances, support, text natin, puntahan natin sa bahay, yakapin natin. Kasi malungkot, lalo na kapag kalibing, kasi during the burol, ano pa yan eh, madami pang tao eh. Pero yung after malibing, yun daw yung malungkot na pagkakataon at panahon. So dapat nandun tayo, paramdam natin bilang simbahan na tayo'y ano, yung pagmamahal kasi ni Kristo, tayo yung hands and feet of Jesus. So dapat maramdaman nila. Oo. Tsaka siyempre, financially, magtulong-tulong tayo para makatulong doon sa pamilya. Diba? Kaya mayaman pa yan o mahirap, somehow, magtulong-tulong tayo. Kaya nga isang benefit ng fully pledged member ka ng church ay may tinatawag na benevolence fund. O, ano ba, namatay yung, basaan namatay, ano ah, yung first degree na mag-anak mo, asawa, anak, or parents. Magulang. Kung ikaw ay single naman, magulang. May marireceive ka sa simbahan natin dahil ikaw ay member. Ngayon, kung attendee ka lang or palubog palitaw, hindi tayo hindi kasi member ang tawag doon, di ba? So members are people who are nagta-tithes and every Sunday nandyan, or lalo na kung worker ka, eh, ibang usapan 'yun, di ba? Plus intulungan pa natin bilang pamilya, magtulong-tulong. Maliit na pera, pag pinagsama-sama, aba, malaki yan para sa pamilya. Maibsan ng konti yung paghihirap ng damdamin, di ba? All right. Sino pang magtutugaw? Hindi pa nakapagtugaw. Tita Pepot, nakapagtugaw na ba kayo? Tapos na, Pastor. Tapos na. Okay. Si documentation. Tita Elvi. May tugaw po kay Tita Elvi. Ayun pong sa akin yung ano, yung sa amin, katulad po ng nasabi ni Sis Darren, yung we have to be prepared sa lahat ng oras. Kasi po, kung inahanda po natin yung libingan natin, o ninaghahanda, o tapos tayo po alam din natin na dun din tayo pupunta, we should also prepare ours, yung pong sarili natin. If we are, sabi nga po ni David, learn to number your days, di po ba? Yung sabi ni David ba yun? David ba yung sabi? David's. Siya ba yung nagsabi? Yeah, sa Psalm. Yeah, sa Psalm. Yeah, Psalm ni David. Opo, yung teach us to number our days. Number our days, sabi niya po. So that diba? We apply for it for wisdom. Yeah, parang ganun. Sa i-enda po natin yung sarili natin. Amen. 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 Anything else? Before we go back to Pastor Bong? Okay. Sige, Pastor.
Mukhang wala na. Sa akin, Pastor, excuse me, take out ko dyan, ano. During that time, Abraham was very powerful, very rich, saka kwan ba? Pero godly person. So, he didn't take advantage, Pastor, sa take advantage na kunin yung property ng iba. But what? Nakipagkuhan pa siya, negotiate, nakiusap pa siya. At nung ibinigay sa kanya at binayaran niya, very grateful siya na nag-bow down siya. Very humble person. Very grateful person. So, ang take out ko ng pastor is, no matter how high your position or how rich you are, you should remain humble. Amen. Sa lahat. Pag-ibig mo. Sa in pastor sa akin. Amen. So, ending na tayo, Pastor. Amen. Prayer na tayo. Oh, sige. At tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito. Maraming po salamat sa mga natutunan naming ngayong gabi, Panginoon. Help us to remember it, Lord God, sa aming araw-araw na everyday lives, Panginoon. Help us to remain humble, submissive to you, and but at the same time, Lord, ready sa anumang pangyayari, Panginoon, and help us to support each other. Lord, once again, we thank you, and we give you all the honor and glory, Lord. In Christ's name we pray. Amen. 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 Okay, so picture. Asan na si Malayang Maliit? Picture, anak. Ay, sorry. Si Malayang Maliit. Si Malayang Maliit. Hi, Cons. Kamusta, Cons? Okay. Kita, Len. Parang nag-freeze yung kila Conrad. Ah. Tintay lang natin. Sister Len, wala yung camera mo. Wala, hindi umipek eh. Hindi yung may pek. Pagaling ko na lang yung computer ko pag gagawa kay Jairus. Ah. Oo nga, pa-check mo kay ano. Yung bago nating classmate, si Anaya. Si Anaya. Tulungan na si Anaya. Si Darren. Darren. At saka si Anaya. At saka si Jaja. Jaja. Tulog na si Jaja. Jaja, dali. Gising pa. Gising pa si Jaja. Makain. Gising pa si Jaja. Ayun. Ah, gising. Okay. Ready. 1, 2, 3, smile. There you go. Sapa. Gising. Para sigurado. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay. Bye guys. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Nakikita ko si